Okay, good afternoon everyone. Welcome to our Social Work Day 2021. Social workers are essential with our dear guest, very, very special guest, the godmother of social work and the dean, the chairperson of UP College of Social Work and Community Development. So, kamusta po kayo lahat dyan? Kayo po ba ay nasa maayos na kalagayan? So, isang mainit na pagbati ng araw ng mga manggagawang panlipunan. So, to conclude our celebration of the Social Work Month and to pay tribute to the positive contributions of social workers to humanity, we are conducting this webinar. And to start, let us pause for a while, relax. Yes. Good afternoon, Miss Emmy. Good afternoon. Yes, so here's my partner already. Yes, ma'am. Opo, nagkaroon lang po ng konting error po. Well, good afternoon po sa inyong lahat. At syempre sa lahat po ng ating, sa lahat ng participants. Hello po. Welcome to Trimex College's Social Work Live Webinar. And first, syempre, I would like to introduce myself, TJ Apple po. First year student, social work student from Trimex Colleges. At kawani rin po ng lokal na pamahalaan sa lungsod ng Binyan. So, makinig, matuto, at isa puso ang bawat matututunan natin mula sa ating mga guest speaker. Thank you so much, Miss Emmy Inja. Okay, so let us pause for a while. Feel the presence of our Holy Father for our invocation to be followed by the Trimex hymn. Dear God, thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another virtually. Let the learnings help us confront the challenges of these trying times. Bless this activity, O Lord. Amen. The future will be so bright.
let us hear inspiring words from the Dean of or Vice President of Trimex Colleges, Dr. Rito Camigla, and to be followed by the Chief Operating Officer of Trimex Colleges, Ms. Rachel Cruz. I would like to welcome everyone to the new normal. Alam nyo, maraming pagbabago ang binigay sa atin ng pandemyang ito. Mula sa kabuhayan at pati na rin sa kung paano tayo makikisalamuha. Lahat tayo ay binago ng COVID-19 pandemic. Subalit sa isang banda, ay may naidulot din naman itong magandang aral para sa ating lahat. Katulad ng pagpapahalaga sa pamilya, sa kung ano ang meron at iniingatan natin. Sa nakalipas sa 10 buwan, pinatunayan natin ang tatag ng mga Pilipino. Hindi natin inaasahan ang bilis ng mga pangyayari na halos lahat ay cashless na, na kung gusto mong kumain, ay magpa-deliver ka. Kung magbabayad ka ng bills, ay pwede na online. Shopping, banking, at kung ano-ano pa. Pero alam nyo, lahat ng yan ay napaghandaan na ng Trimex Colleges. Mula sa online payment, enrollment, records, and even the conduct of classes. At sa hapong ito, tayo ay magiging bahagi ng isang mahalagang gawain, handa para lamang sa atin. Namnamin ang bawat salita at bawat minuto at nawa ay matuto tayo. Maraming salamat at magandang araw sa ating lahat. I'd like to welcome all our participants from Luzon, Visayas, and Mindanao. This is the last of our series of webinars for social work. And the most important, social workers are essential. It has been my heart's desire since 1994 when we started Trimex Colleges that we serve our community. And now, with our course offering BS Social Work, we are now serving our community with more by producing skilled, knowledgeable, and caring social workers. You know, with our professors right now and our webinar speakers, it's coming into reality. You know, Professor Thelma Mendoza, thank you very much for saying yes to our webinar. We buy all your books, and it is a privilege that you said yes to this webinar. We will remember this time because you said yes. And also Dr. Justin Nicolas, Program Chair of the College of Social Work and Community Development of the University of the Philippines, Diliman, UP Diliman. Thank you very much also for being part of this webinar. You know, my desire and my vision to serve our community is coming to a reality. So again, thank you very much, Professor Thelma Mendoza and Dr. Justin Nicolas. May God bless you so much, and may you be part of Trimex Colleges in the future, in the near future. Stay safe, everyone, and God bless. All right, so thank you very much to our dear Ma'am Roca and Dr. Rito Camigla, or we fondly call him Doc Boyet. Okay, so feel mo na ba ang excitement ng bawat isa, DJ Apple? Feel na feel, ma'am, and very happy kasi alam niyo kung bakit, ma'am Amy. Dahil na-surprise ako, ang dami po nating participants, ang daming nag-join, talagang hindi talaga nila palalampasin itong araw na to. Yes, and in fact, ang registered participants natin for this webinar is around 350. So, hindi pa po nakakapasok yung iba because right now, we are just 293.
So marami pa po tayong inaabangan kasi itong araw na to talaga, alam mo DJ Apple, napaka-special nito para sa ating lahat, lalo na sa mga manggagawang panlipunan na katulad namin na naandito ngayon. So siguro maganda i-mention natin, ano, let us acknowledge the participating schools and the organizations that are here today with us. Yes, Miss Emmy. Okay, so syempre una sa lahat, shout out natin po lahat ng mga nag-participate po. Mga iba't ibang school, Asian Seminary of Christian Ministry. So hi and hello. Belen B. Francisco Foundation and Cagayan State University, Carit Campus. Katmon National High School, Cavite State University, Maine. Cavite State University, Indang Campus. Cavite State University, Maine Campus. And Central Philippine University ng Haro, Iloilo. Hi and hello po sa inyong lahat dyan. And Central Philippine University ng Haro, Iloilo, Central Philippine University Graduate School. Wow, with the biggest delegation. At napakaraming attendees po talaga nito. So, thank you po sa inyo. And Christ the King College, Colegio de Santa Ana de Victorias, Negros or Occidental. So nakakaabot tayo dyan. And ang dami rin mga nag-participate. Columban College and Cordillera Career Development College. Don Honorio Ventura State University. So hi and hello po sa inyo. Pwede po kayo magpa-shoutout. And Eastern Samar State University, Golden State College, Carondal City, International School of Asia and the Pacific, Tuguegarao Campus, La Consolacion University, Philippines, Malolos, La Verdas Christian College, Apalit, grabe ang dami. Liceo de Calawan, hi and hello po, Mindanao State University, Marawi City, North Valley College Foundation, Notre Dame of Marvel University, Notre Dame of Midsayap College, Occidental Mindoro State College, Main Campus, Our Lady of Triumph Institute of Technology, Palawan State University, Philippine Christian University, Ramon Magsaysay Memorial Colleges, Marvel, St. Bernadette College of Alabang, St. Louis University, San Agustin Institute of Technology. So, mamaya po i-acknowledge din po natin ng ilan pong mga participants. All right. Actually, sobrang dami talaga nila, no? Sobra. So kaya kami ay overwhelmed because sinamahan niyo po kami sa aming celebration. So we thought this is a simple celebration, but the way I see it, talagang Luzon, Visayas and Mindanao talagang naandito po para makipag-celebrate po sa atin ng Social Work Month. So, it is really happy Social Work Month. Hindi na siguro natin papatagalin ito, ano? Kasi alam kong excited na po ang bawat isa para marinig po ang ating mga distinguished guests for today's webinar. So, yung mga hindi po namin nabanggit kanina, ay mag-shout out po kayo at mamaya po ay babanggitin po namin yung inyong mga organizations. But I believe there are also local, city, municipal and provincial social welfare offices here as well as the DSWD Central Office. So we are really jam-packed and this is a powerhouse webinar. So let us start the ball rolling, DJ Apple. Okay, for our first offering, we are privileged to have here with us the chairperson and associate professor of the College of Social Work and Community Development, UP Diliman. He finished his PhD in social work at the University of Newcastle and NSW Australia. His thesis project was on creativity in social work practice. He is currently associate professor of social work and department of social work chairperson at the College of Social Work and Community Development, University of the Philippines. He is also a registered social worker in the Philippines, ORCID 0003
4520-6486. Ladies and gentlemen, without further ado, may I proudly introduce to you our first speaker, Dr. Justin Francis Leon V. Nicolas. Let's give him a virtual clap. Sorry, nakamute ako kanina. Ayan, ulitin natin. No? Sige, magandang hapon sa lahat at nagpapasalamat po kami at sa inyong pag-imbita sa amin. No? Congratulations sa faculty at saka sa students na nag-organize po na ito. No? Kitang-kita naman po natin na ang dami pong attendees, no? At nationwide po ito. Una po sa lahat, tatanong ko lang muna, ginawa niyo po akong host. Okay lang po ba 'yon na wala bang magiging technical problems, no? Co-host lang sana pwede. Pero okay lang, no? Ililipat ko na lang mamaya yung host, no, pagkatapos ko. Sige. Okay. Sige po. So ang ating pag-uusapan ngayong hapon ay trends in social work fields of practice, a creativity perspective. Kasi po, mukhang alam naman na po ito ng mga estudyante, no, at ang ating mga professor. So bigyan lang po natin ng konting kakaibang perspective, no. At oo nga po pala, siyempre privilege ko rin po ito, no, na makasamang aking mentor, naging guru ko po, si Professor Termely Mendoza, no. Ito po ang aming unang pagtatambal, no, sa mundo ng webinar, at kaya historic din po ito para sa amin. So maraming salamat po. Okay. So sa multimedia, sa Facebook at sa balita, iba-ibang mukha ng social work ang ating nakita, no. Siguro na puno ang ating Facebook pages, no, ng hashtag justice for JC Acad, no? So na alam natin na si JC Acad ay isang social worker at natagpuan ang kanyang, una muna nawala siya at natagpuan ang kanyang katawan sa may bandang Bulacan, no? So meron pong pumatay sa kanya, no? Siya po ay isang social welfare officer too sa NCR. At tapos po, siya po ay ang nagdadala ng pera sa assistance to individuals in crisis situations. So isa po itong picture ng isang social worker, kung minsan ay delikado rin ang trabaho, no, ng isang social worker. Of course, may question doon na bakit nga ba siya naging dispersing officer, no? At hindi naman dapat yun ang sakop ng trabaho ng isang social welfare officer. Pero aside from that po, talagang naging picture po, naging symbol, no, si Justin Acad for a few weeks, no, ng isang pagiging social worker. Then of course, sa isang banda naman, sa kabilang panig, siguro ay narinig niyo ang kwento ng ating social worker na si Brenda Abilo sa Cebu, no? Ito naman ay kwento ng tungkol dun sa mga LUMAD students na pinabalik sa kanilang lugar, no? Kaya lang may naiwang pang pito na LUMAD noon sa Cebu. At hanggang sa nasundo na'y anim, at merong natirang isa, no, si Micaela Dorothy Hayektin. Alam kong alam niyo yung kwento na to. Kaya lang nga, ang naging problema natin doon ay nung gumawa na ng ruling ang court na i-release si
Micaela sa kanyang tatay ay tumutol ang DSWD, no? At ayaw nilang i-release si Micaela. Now finally, nung after a long matagal na pag-aantay, no, na may mga tao sa labas, no, malaking tension, ay inilabas na rin si Hayakin na si Micaela at binigay sa kanyang tatay. Okay? Ngayon, bago siya pinalabas ay nagbitaw ng ilang masasakit na salita si Brenda, no, na isang social worker, at sabi niya, lalaki kang isang komunista, sabi niya gano'n, no. So, dito makikita natin isang value conflict sa practice, no. Gustong maging true to her profession si Ma'am Brenda Abilo, at the same time hindi niya rin napansin na na-violate naman niya yung rights nung ni Micaela, no. So may mga ganyan po sa practice, no, yung value conflict. Okay. At isa lang tong picture po na nagpapakita ng ilang estudyante simula pa ng 2017 na nasa UP Diliman, na dahil po dun sa mga bombing at threat sa kanilang lugar ay nagtungo nga po sa iba't ibang lugar sa Pilipinas, no, para mag-aral. Okay. So ilan po ito sa mga pictures ng social workers. Na kung nagbabasa po kayo ng Rappler, isa po sa naging sikat na pangalan, no, ay si Karen Faurillo. Si Karen Faurillo naman po ay isang picture ng isang medical social worker. Kaya lang po, sa kabila ng kanyang paghihirap, no, sa bilang isang empleyado, government employee, no, sa University of the Philippines PGH, tinamaan pa yung kanilang bayan ng typhoon, no? Typhoon Ulysses at saka Rolly. So halo-halo na ho yung kanyang mga struggles na pinagdadaanan, no. Kaya nga po, sabi niya, isang kinote siya ng Rappler na hindi na daw to usapin ng sikmura, ano, kundi yung pagkatao na o dignidad sa trabaho. Kasi isa siya sa nakilaban na sana mabigyan ng hazard pay ang mga medical social workers sa PGH at siyempre sa buong bansa na yon, no. Okay, so yan yung ilang mga pictures, no. So si JC, no, si Brenda, si Karen, whether it be negative experiences or messages, no, ay yan po ang mga pictures na nakita natin in the past few 10 months, no, ng COVID-19. So bigyan lang ho natin ng konting framework. Okay, so ang practice po ay nagsishape kung anong klaseng social worker magiging kayo. So may specific context sa isang panahon, kaya pag-graduate nyo, itong mga estudyante natin ngayon, may specific context po, no? So siguro, hindi ko alam kung nasa panahon pa ni President Duterte o iba ng presidente, no? At kung anong ang uri ng practice ng panahon na yon, yun ay makaka-apekto sa inyo bilang social worker. At totoo rin po yung pakabila, no? Napansin ko na very creative ang mga estudyante ng Trimex, no, sa originality pa lang ng music, no, at saka yung timpla ninyo, no, ng inyong music, na nakita ko na creative kayo, no, you value creativity. Tama-tama po ito, no, sa ating talk ngayong hapon. So ang social worker po ay Sige. So, oops. Yan. Okay. So, ang social worker, depende sa mga pangyayari, ay nagbibigay ng isang creative response, no? At pag nagbigay siya ng creative response, siyempre, maapektuhan nito ang practice, makakapag-produce ng practice innovation, at uunlad ang social work practice, no? So, ang social work fields na inyong dadatnan later pag graduate niyo ay nag-evolve yan. Siyempre meron tayong traditional na social work fields, di ba? Pero sang-ayon sa kung anong gusto natin i-shape ang ating practice, yun ang magiging fields of practice na ating aabutan later. Okay. So, just to share po, no? So halimbawa sa isang specific context, maging noon pa sa history, no? Halimbawa noon nagsimula tayo sa charity and philanthropy. Ang constraint po ng panahon na yon ay walang tsorya, wala pang tsorya. Pero hindi ho napigilan ang ating mga pioneers, no, na
nakabase pa noon sa philosophy, kundi nagkaroon sila ng creative response at nabuo nga yung dalawang sikat na charity, organization, societies, at later on nabuo rin yung settlement movement, no? So dahil dun sa kanilang creativity ay nagkaroon ng innovation sa social welfare. So i-fast track ko na lang po, no? Ngayon halimbawa, ang context natin ay COVID-19. Ano ba ang ating magiging creative na response doon? Kung ang responses ng social workers ay yun din ang magiging uri ng practice, no, na kakaharapin natin. So ngayon, siguro narinig na ninyo na uso ngayon yung e-management, no? Baka i-discussion mamaya ni Professor Thelma Mendoza. Nag-attend kami ng seminar nung isang araw at sabi sa DSWD ay nagpapatupad na sila ng e-case management, no? So ganun ba ang magiging takbo ng ating profesyon, no, sa mga dadating na panahon? Okay. So tignan natin sa history, halimbawa, itong mga sikat na taong to na very creative, bawa si Mary Richmond, kilala niya siya. Siya ay nagpasimula ng casework, no? Visiting friends, di ba? Kung naalala ninyo. Tapos si Jane Addams naman ay nagpasimula ng Hull House. Hindi sa kanya galing yung original na idea na to, no? Ginaya niya to mula sa Europa at dinala niya sa US, sa Chicago. Pero naging sikat yung Hull House dahil ito yung naging puntahan ng mga sikat na tao, no? Meron din tayong isa pang halos hindi natin kilala, si Mary Parker Foley. Isang social worker din siya at sinulat niya yung librong Creative Experience. Pero ang tutok naman niya ay sa organization. So itong unang tatlong pangalan nito ay yung tatlong thread na pwedeng puntahan ng isang social worker. Pwede siyang sa micro-practice, pwede siyang sa macro-practice or structural practice, pwede rin naman sa organizational, no? Meron pang ilang pangalan tulad ni Gisela Kinopka, na mother of social group work. At sa US, merong isang tao na pangalan niya ay Catherine Kendall, no? At ipinangalan sa kanyang isang eskwelahan doon, yung International School of Social Work, no? Okay. At marami pang mga educators ang naging kilala, no? No? Itong naka-highlight dyan sa slide, no? So, halimbawa, isang si George Haynes na nag-work sa mga black social workers. Yung iba ay nag-work sa University of Chicago, sa Smith College, no? Si Eileen Yang husband, no? Kilala rin po siya. Siya ay nag-establish ng National Institute of Social Work. No? At ang ilang pang mga sikat na tao, ay halimbawa si Alice Solomon sa Europe, no? Si Helen Radlinska sa Poland. At meron din sa Chile, sa India, at saka sa Denmark. So nationwide yan, no? Walang monopolya na sa US lang o sa UK lang nagsimula ang social work, no? In fact, sabi nga nilang indigenous social work, ang unang-unang international social worker daw ay mula sa China, no? Sabi sa literature. So ang gusto ko lang ipunto dito ay ang kahalagahan ng creativity, no? Isang sikat na social worker, si Lydia Rapoport, ang sabi niya, if we truly value the quality of creativity in social work, we must more consciously protect and develop this capacity by explicit attention to how we educate the learners and how we organize our practice. So napakahalaga, no? At nakita kong very good sign, no? Ang pagiging creative ng mga taga-Trimex. Kasi surely, na magiging creative din ang mga produktong social workers. So sabi pa ni Lydia Rapoport, creativity is found in all good social work and that creativity must be central. Pero hindi lang si Lydia Rapoport ang nagsabi niyan, no? Meron pang ilang mga social work writers na nagsabi, halimbawa, si Bernard Gelfand, ang sabi niya, ang creative thinking daw ay ang forgotten ingredient sa social work practice. Si Max Siporin, isang sikat na clinical social worker noon, ha? Sabi niya, creativity is the dominant characteristic of social work practice. At si Peel naman, sabi niya, ito ang fundamental nature of all practices. Ibig sabihin, dito nagmumula ang mga proseso ng social work, no, sa creativity. Okay. Mamaya makikita niyo bang connection nito? No? So, si Linda Turner, no, sabi niya, it is by developing attention to creativity that empowerment can be enhanced or facilitated, no?
na-interview ko po itong si Linda Turner, taga-Canada po siya. At very important po siguro dito sa mga quotation na ito, and sinabi ni Pam Rin. Sabi ni Pam Rin, no, noong 1978, until the creative process is integrated into the profession, social work will experience periods of stagnation. Ibig sabihin niya, na kapag hindi tayo naging creative sa practice, no, limbawa itong panahon ng COVID, walang mangyayari sa ating profesyon. Kaya nga, very important ang ating engagements, no? Especially lalo as early as now na mga estudyante pa lang kayo at ating mga social work faculty din ay patuloy sa kanilang extension work, di ba? Okay. So throughout the time, merong mga ilang mga tao na nagsulat diretso ng tungkol sa creativity, no? Bawa si Laura Nissen sa Portland, USA, si Linda Turner sa Canada at si Justin Nicolas sa Pilipinas. No? Sila yung mga nagsulat ng tungkol sa creativity. Ako po yung huli. Okay, maraming salamat po. Siguro mamaya na natin i-play, no, itong video. Merong video kasi ang UP na pin-reduce, no? Yung sa Sikhay Kilos. Pero siguro after the talk na lang. No? Tutuloy muna ako dun sa ibang fields of practice, no? So, itong hapon na ito, ipapakita ko sa inyo yung ilang trends sa practice, no? Ano ba yung magiging kakaharapin yung practice pag-graduate nyo? Okay? Oops. Ayan. Sige. Ito ay nilift ko sa isang Facebook, no? Ng aming kaibigan na tiga PGH. Makikita niyo po dito actually may tatlong estudyante diyan na nagma-masters po ng social work sa UP. Okay po. So makita natin na iba na ang itsura ng mga medical social work ngayon, no? Social workers ngayon. Kailangan naka-PPE ka. Ganyan na ang itsura, ang kumbaga ang meme ng isang medical social worker, no? At dahil sa COVID-19, isang naging demand ngayon ay ang pagkakaroon ng mga medical social workers. So marahil ang iba sa inyo ay dyan mapupunta later at iyan isang important at isang important field of practice, no? So noon sabi ni na ating mga estudyante, kinikwento nila isang ward lang, no, ang dinedicate para doon. Pero ngayon tatlong ward na daw ng COVID-19 ang meron sa PGH. Okay? So maliban pa doon, ang isang dormitory sa UP Diliman at saka isang dormitory ay ginawang parang quarantine facility para sa COVID patients, no? Okay. So sa UP nagsimula yung telekamusta. Okay? All over the world meron nang nabuong pangalan ang term ang tawag nila telehealth. Pero bago pa yung nagsimula, siguro March pa lang, nagsimula ng UPPGH ng telekamusta kasi gustong makausap ng mga kamag-anak yung kanilang kamag-anak na nasa loob, no, na pasyente ng COVID. So ang naisip nila, i-connect nila sila sa pamamagitan ng Zoom. So may laptop sa loob ng ward, tapos may cellphone sa labas hawak ng mga kamag-anak. Pwedeng makihiram doon sa mga social worker at nag-uusap sila through Zoom. Okay, as early as March po yan, no, 2020. No? So sa pagtutulungan ng isang doktor at ng social worker, yun po, nabuo nila yung telekamusta. At sumikat po ito. So ito isang major innovation na panahon sa panahon ng COVID-19. I'm sure kapag practitioners na po kayo, ay marami po kayong ideas na maiisip at maiko-contribute sa practice, no? Okay. Of course, dahil sa usong disaster sa atin, no? Ang isa sa choices natin ay ang humanitarian social work practice. Kaya po ito ang aking mga napiling fields of practice kasi minsan ay naimbitahan kami sa CHED at dialogue po kami kung anong kailangan sa curriculum, no? At ang mga dumalo po doon ay mga practitioners from different fields kasama po nitong at isa po doon ay mga practitioners ng humanitarian social work practice, no? So nabuo ng ilang technology dahil sa disaster risk reduction. So hindi na bago sa atin to, no? Pero nabuo rin ang practice sa WASH, no? Ano ba yung WASH? Water, sanitation, and hygiene. So mayroong mga social workers na nakafocus lang po dyan
at pagpunta nila after during the disasters, wash lang ang kanilang inaasikaso. So meron din namang tumututok sa relief operations, no? So during the disasters and probably during even during the pandemic, isa pong phenomenon ang pagkakaroon ng unaccompanied children, no? At isa ho siya sa area of practice na pwede niyong pagtuunan later na sa panahon ng disaster ay maraming bata na naihiwalay sa kanilang mga magulang. Okay? So very important din po sa panahon ng relief work at humanitarian work, yung psychosocial support. At yan po ang nagiging trabaho ng social worker. Kumbaga yan ang main na trabaho natin, no? Na yung pagbibigay ng psychosocial support or psychological first aid. And of course, relevant po dito yung tinatawag ngayon na green social work or environmental ecological social work, no? Na na nag-a-advocate po tayo na sa sustainable development by taking care of our environment. Okay? Now, kasabay po nito ay kung medyo gusto niyo ng medyo showbiz kayo, no? Gusto niyo ng medyo ibang klaseng mundo ng practice, pwede ko kasi international social work. I believe na after 5 years of working as a social worker, pagpasa nyo ng board of after 5 years, pwede na kayong mag-apply sa mga international social work agencies. No? Nasa picture na yan, nakikita nyo si Rio Otara, graduate din ng UPCSWCD. Siya po ay nag-work ngayon sa UN Population Fund. Okay? So, meron silang programs on violence against women and meron din silang programs on adolescent youth. Kung makita niyo yung poster dito sa bandang kanan, no? Nung isang I think last month, no? Nagkaroon sila ng pa-concert. At yung concert na yon ay para mag-raise ng awareness sa teenage pregnancy, no? So ganyan po yung uri ng practice, no? Of course, alam niyo na yung UNICEF, no? May mga social workers po tayo sa UNICEF, may mga social workers din po tayo sa ADB, no? Yung mga malalaking multilateral organizations, no? So later, kung medyo yan ang gusto niyo practice, pwede rin po. No, meron din po tayong isang abogado ngayon na nag-work po siya sa rights ng mga migrants, pero ang kanya pong practice ay sa iba't ibang bansa, no? Hindi po sa Pilipinas. Okay. So, isa pang importante, no, na practice at na medyo sumisikat ngayon ay yung corporate social responsibility. Of course, alam niyo naman yung ano, no, yung Bantay Bata, yung ABS-CBN Foundation, yan yung mga sikat, no. Pero alam niyo ba na si Cherry Mobile ay merong isang foundation, no, yung may-ari ng Cherry Mobile. At yung babae pong nakikita niyo dito, si Regen, ay estudyante po yan ng UPCSWCD. At siya po ang head ng corporate social responsibility sa Cherry Mobile. So, may isip niyo, wow, Cherry Mobile, nag-hire pala ng social workers. No? Opo, so marami po silang project. Hinighlight ko lang dito kasi COVID ang pinag-uusapan natin. Noong panahon ng COVID, dahil kailangan ng mga gadgets sa schools, nag-donate ang Cherry Mobile ng mga tablet sa DepEd at saka sa DSWD. Ano? At yun ay dinala sa mga baryo at pinamigay sa mga bata. Okay po. So, meron po tayong isang part-time faculty sa UP, no, si Christine Palom po ang pangalan niya. At siya rin po ay nagpa-practice ng corporate social responsibility. So, katulad ng international social work practice, medyo ibang mundo rin po ang ginagalawan ng mga to, no? Ngunit sinasama natin dito, dahil kahit nung una pa man ay nagkaroon na ng mga corporate social settings, no? Halimbawa yung sa PBSP dati, kung saan nagko-collect ng 1% sa mga malalaking kumpanya, no? At inaalat sa mga may hirap. Medyo may level din po yan ng corporate social work. Okay? Sige. Ngayon, siyempre ang isang term na sikat, no? At nung panahon ng pandemic ay yung SAP, no, yung SAP. Ano ba yung SAP, no? Sa community, ayudang alam natin na yan, no, SAP, tama si ano, no, si kita ko sa chat, no. So social amelioration program. Pero alam niyo ba na yung salitang social amelioration sa history ng social work
ay halos diyan nagsimula no ang social work nung panahon ng gera noon, no? Yung pag maliban bago magkaroon ng reconstruction ay social amelioration muna. Okay? So dito sa picture na to makita natin ay natutulungan dahil nga sa pandemic ang local government social workers at saka yung national government social workers, no? At this time cash ang binibigay, di ba? Alam naman natin yung sa 4Ps, binibigyan sila ng ATM tapos nire-release, no? Pero later on, gumawa na rin sila ng pamamaraan na gumamit sila yung mga ano bang tawag doon sa kung saan ka nagsasanla, no? Mga pawn shop, no? Ginamit na rin nila yung conduit kung saan mag-release ng funds, no? At pati yung PayMaya at saka GCash. Okay? Pero hindi lang tungkol sa COVID ang social amelioration, no? Ayan yun, yung mga payment centers. Tama. Salamat, no? Kung naalala niyo yung Marawi siege, no? So, talagang kung makikita niyo, parang gera sa Europe yung nangyari sa Marawi, no? So, butas-butas yung mga building, di ba? At tapos, malaking pangailangan natin kung paano natin tutulungan yung mga bata, no? So, ililikas din yung mga tao sa lugar na yun. So, isa yun, ano? Social amelioration din ang tawag doon. So, dahil sa meron hong patuloy na kaguluhan sa Pilipinas, no? Andiyan pa naman yung problema tungkol sa ating mga kapatid na Muslim, no? Na nanghihinipar ng autonomy kahit na meron na pong autonomous region, di ba? Yung Bangsamoro at lalo pa ngayon yung usapin ng tungkol sa ating mga kapatid na nasa bundok, no? At na lumalaban po ng revolusyon. Isang field of practice po 'yan, no? Yung panahon ng war, no? At kung alam niyo po yung agency na Children's Rehabilitation Center, nagkikater po yun sa mga batang children of war, di ba? Kasi sa panahon ng war, children na naman. Kanina ng panahon ng disaster, children din ang ating pinag-uusapan, no? So, in fact, maraming social workers ang nagko-concentrate din sa practice on child protection. Okay? Now, ang isa sigurong ano, no? You might be the next DSWD secretary. Siguro nagkataon na si Manay Judy at saka si Ma'am Dindi Soliman ay parehas na galing sa graduate ng UP CSWCD. No? Pero hindi naman yung monopolya ng UP. No? Malay nyo, isa sa mga estudyante na kaupo dito kasama natin ay pagkatapos ng ilang taon ay maging siya ang maging future secretary ng DSWD. Diba? Hindi naman natin malalaman yun. No? So, most probably, kung gagalingan natin sa ating practice, no, ay magiging tulad din nila tayo. Okay. Sige. Ngayon, ang gusto ko pang i-share sa inyo, siguro may ilang minuto pa, ay policy also shapes practice. Meron pong dalawang controversial na policy ngayon that might not change the terrain of practice. Isa po yung Mandanas ruling. Hindi ko alam kung na-discuss yun na po ito sa inyong mga classroom. At yung isa ay yung recently na DILG Memorandum Circular 2021-12. Okay, so doon po muna tayo sa Mandanas ruling. Yung Mandanas ruling po kasi, no, meron pong kaso sa Supreme Court, yung Mandanas versus Ochoa, no, at nanalo nga po si Mandanas doon sa kaso na yun, na sinasabi lang po na yung malaking porsyento ng tax ay iaalat na po sa local government. Okay? Kasama dyan yung sa customs, no? Kasama yung 50% of the value added taxes collected in the Bangsamoro Autonomous Region, Muslim Mindanao, 30% of our national tax collected in the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, no? Ayan. At iba't iba pang mga taxes na sinasabi na ito, imbis na mapunta sa national government, ay mapupunta sa local government. Okay, so local government po ang key doon, ha? Local government.
Kanina narinig ko si DJ Apple ba nagsabi noon, no? Si DJ Apple yata ang nagsabi na nag-work din siya sa local government, di ba? Okay. Ngayon, yung isa pa, itong recent, ay yung DILG Memorandum Circular 2021-12. Maganda naman po ang layunin ng batas nito. No? Ang gusto po niya ay mag-create ng People's Council sa local government unit. Again, no? Keyword ay local government. Kaya lang po, ang nakakabahala sa law na ito ay ang dagdag na proviso na dati, kailangan SEC-registered ka lang. Ngayon, ang dagdag po para ikaw ay ma-recognize na NGO, PO, CSO, kailangan ay dumaan muna sa AFP at saka sa PNP. Kapag hindi ko kayo na-clear na AFP at PNP, ay hindi ko kayo pwedeng mag-function, no? At maging part ng People's Council. Alam na po, naman po natin, no? Na meron tayong accreditation sa DSWD, nagpapa-accredit ang mga NGO sa DSWD. So hindi ko alam ang magiging arrangement kung accredited kayo ng DSWD, kailangan pa ko kayong magpa-accredit sa AFP at saka sa PNP. Again, ito pong dalawang to, no? Yung Mandanas ruling at saka itong DILG rule na to, as ay meron pong implication, no? Alam naman po natin yung devolution, no? Alam niyo po yun, no? Na nag-devolve yung ilang function ng DSWD sa local. Pero dahil po sa Mandanas ruling, sinasabi po na total devolution na po, no? Lahat ng functions ng executive na dapat ang local government ang gaganap ay ililipat na po. At ang DSWD ay malamang sa karamihan ng kanyang gagawin ay program at policy na lang. Okay? Kaya nga, ang isang prediction doon, siyempre marami sa atin ang gusto mag-work sa DSWD, no? Yun ang tinatarget natin. Kaya lang ang magiging, dahil dito sa Mandanas rule na ito, pwede natin i-predict na in the next few years, malilipat na sa local government ang practice. In fact, meron na nagsispeculate na madaming mawawala ng trabaho sa national at magkakaroon ng pamamaraan paano i-transfer ang mga workers na to, social workers, from the national at ilipat sa local government. So in terms of fields of practice, siguro po ang future ng social work, at least for the next 10 to 15 years, o siguro 10 years lang, no? Hindi natin masasabi sa ating next president, would probably be focused on devolved services in the local government units, no? So, kumbaga, go local po tayo ngayon. Okay? Of course, the other one would be a demand of the COVID-19, no? Dahil po sa ating experience ng COVID-19, ay marami tayong demand, no? In fact, ang aming reflection ay kaya mukhang kailangan natin ibalik yung specialization in clinical social work. So alam nyo ba na tumawag sa amin si Mayor Vico Soto, no? Si Father Flavie Villanueva ng Arnold Janssen Foundation Kalinga Center, no? Si Lani Byron Llanes ng Action. At alam nyo ang isang common theme na kanilang sinasabi? Sabi niya, pwede nyo ba kaming tulungan mag-hire ng social workers? Okay, so lahat po yan, no? Ang kailangan yata ni Mayor Vico noong panahon ng last year, mga 20. Si Father Flavie, kailangan din niya mga 10, no? Tapos yung Action, kailangan yata nila ng mga 10 din. So, in demand ang social worker, no? So, surely na hindi tayo mawawalan ng trabaho. Although, ang kaninang implication na sinasabi ko, na yung kaninang DILG ruling, baka maging limited din ang paggalaw ng mga NGO dahil dun sa batas na yun, no? Okay? Kasi yung iba sa kanila ay accredited ng Code NGO at sinasabi na na lahat ng member ng Code NGO kailangan kumuha ng AFP at PNP clearance para maging part ng People's Council. Okay, ang isa pang trend, no? At kailangan ngayon, kailangan natin pagtuunan ng pansin ay yung pagbibigay ng psychological first aid. Kasi ito laging hinihingi sa atin, eh, whether it be disaster, COVID, no, mga estudyante sa panahon ng COVID, yan po ang hinihiling sa atin, no, psychological first aid at yung psychosocial first aid. Okay? So, aside from pag-work sa LGU, clinical practice, ito hong isa, no, ng part ng clinical practice would be the learning psychological first aid. Okay. Of course, the current social
political economic situation also shapes practice, no? Siyempre iba yan ng panahon ni nung panahon ni Pinoy, iba nung panahon ni Gloria, no? Iba rin sa panahon ni President Duterte. Alam naman natin na mayroong extrajudicial killings, mayroong mga red tagging, no? So, dahil doon ay meron din tayong isang field of practice na nasa, let's call it the anti-oppressive social work practice, no? Iba na sa human rights work na dahil nga sa extrajudicial killings at pinapahalagahan natin sa social work ang human rights at saka social justice. Ang iba sa ating mga kasamahan ay doon nakatuon ng kanilang pansin, no, sa paglaban, pag-advocate ng human rights at gayon din ng anti-oppressive at pagpo-promote ng anti-oppressive social work practice. Okay, meron ngayong isang asosasyon. Ang asosasyon na to, ang pangalan ay Social Work Action Network International. At meron silang ongoing na conference ngayon, no? At ang kanilang panawagan ay Radical Social Work Now. Meron din po tayong Social Work Philippines, okay? Kung gusto niyo hong maging member at pwede niyo kaming kontakin, na nag-advocate ng progressive, critical and transformative social work practice. Ibig sabihin, dahil tayong mga social workers ay kailangan may bias for the poor o may tinatawag na optic of the poor, ay kailangan pinaglalaban natin ang karapatan ng ating mga kasamahang na may hirap. Okay? So kung gusto niyo pong maging member niyan, tawagan niyo si Mabel para kontakin kami at para makontakt po namin kayo, no? Yan po yung Social Work Action Network, yan po isang bagong organization ng social workers, no, sa Pilipinas. Okay. So ngayong araw pong ito, ating pinag-usapan, no, na sang-ayon sa akin prediction, ang magiging takbo po ng ating practice ay, number one, baka mag-focus po tayo sa LGU dahil sa Mandanas ruling. Second, kailangan po natin mag-focus sa clinical practice or micro practice. No, yun ang magiging trend, no? And of course, meron ding isang area of practice ng anti-oppressive social work. So yan po ang parang nakikita kong trend, no, sa based on the context that we have now. Ngayon, we as social workers can shape our own practice. To. Meron isang quotation dito. Sino ba nagsabi nito? Natutunan ko po ito mga ilang dekada na nag-aaral pa po ako, no, sa BSSW. Sabi niya, ano yung sabi na social functioning? Sabi ganon, ang maging kung ano ang nais mong maging. At sino po nagsabi noon? Nakuha ko po ito kay Ma'am Thelma Lee Mendoza. So bilang pagtatapos po, no, at bilang pagbati sa inyo ng Happy Social Work Month, tayo po bilang mga social workers ay maaari tayong maging kung ano ang nais nating maging. Maraming salamat po. Yan. So kanina ko ba ililipat ang host? Ah, okay, lumipat na. Okay, good. Sige, Fox. Sige, Miss Emmy. Take it away. Oo, nakamute ka pa, ma'am. Alright, ayan. So, thank you very much, Dr. Justin. Alam niyo po, ako ay isang medical social worker. Kaya relate na relate ko ang iyong sinasabi because this COVID-19 really changed my life. Dati po, lagi kami nasa ward. Nagbibigay ng counseling sa mga pasyente. So, kahit po ako ay nasa private hospital, so talagang binibigay namin yung serbisyo na nararapat po sa mga pasyente, ano po. Kaya lang, because of this pandemic, medyo hindi na po ako nakakapasok dahil ako nga po ay cancer patient. So, iyon yung mahirap para sa ating mga social worker . So, talagang naka-risk po yung ating buhay. So, we also saw stories of social workers who have fallen, so we are really saddened with all those stories. Pero hindi po ito
magiging dahilan para tayo po ay magapi. Tama po ba sa ating mga kapwa manggagawang panlipunan? At sa palagay ko po, sa pagkakarinig po natin ng lahat ng sinabi ni Dr. Justin, talagang mas meron tayong lakas para ipagpatuloy ang ating mga advokasya. Kaya after this, tayo po ay lalabas sa ating mga communities, sa ating practice settings, at talagang ipakikita po natin kung ano po ang ating halaga bilang isang mga manggagawang panlipunan. O teka lang, marami pa tayong aabangan sa araw na ito. So, alam kong marami po kayong gustong itanong kaya Dr. Justin. So, meron po tayong hiningi ng mga katanungan sa ating mga registered participants. Actually, we have now 373 participants here in Zoom. So, napakadami na po, no? So, talagang sa pakikiisa nyo po ay talagang kami ay lubos na natutuwa. Siguro po maganda makita po natin yung mga kanilang itinanong kasi prior to this event, meron na po silang registration na form na isinubmit. May mga question po doon. Meron po ba tayong questions? O can we see the questions now? Miss Emmy, actually meron din, may nagtatanong din po, may hawak akong question dito. Sabi po dito, yan. So, Dr. Justin, what advice can you give to aspiring social workers when it comes to passing the licensure exam? Wow. Challenge ngayon yan, no? Kasi ang ating mga review ay online na. Okay? Kaya lang, ang naging advantage ngayon na nakita ko sa mga review centers sa ibang profession, ano, tulad ng architecture, hindi na tayo nagpapatali na lang sa 8 to 5. Meron akong mga kilala na nagre-review sila, nakapag-review sila ng kahit umaabot sila na alas 12 ng gabi na nagkaklase sila sa review, no? Sa architecture po yun. So mamaya siguro, pwede natin ulitin yung tanong na yon kasi of course kasama natin dito si Professor Telma Li Mendoza na naging board po, no, sa PRC. Isa po si ma'am sa mga gumagawa ng tanong, no. Pero ang mga advice ko, as early as now, i-compile na po natin yung ating notes, no. Isa po kasi itong frustration ko dati na nung panahon na ng pagbo-board ay nawala na yung aking mga notebook. No, nawala na yung aking mga readings, yung iba ay nabasa, no, ng baha. So i-secure po natin yung ating mga notes, no? Kahit as early as every subject po siguro pwede na natin gawan ng mga index cards at kapag naipon yung index cards na yon, pwede niyo na po yung reviewer sa board exam, no? Lalo na po sa narinig ko kanina na meron na tayong mga estudyante na medyo may edad na ng konti, no? Eh, ako medyo mahirap na mag-memorize, di ba? Pag medyo may edad ka na. So, yung pong mga index cards na yun, makakatulong po sa atin ngayon. Na pwede natin gawin at dahan-dahan sa every subject na ating tinitake. Siguro yun muna ang aking tip, no? Yung iba mamaya na. Thank you. Okay, actually, tama ka, Doc Justin. Kasi with Trimex Colleges, ang aming mga estudyante ay tinatawag naming lifelong learners. So, ito po yung may mga edad na po talaga, pero they are already in the field. Kailangan lang po talaga nila ng formal training. So, the dedication, the commitment, the passion is there, pero kailangan nilang maging registered social worker para talagang maging full-fledged na. So, right now, we have here on the screen some questions that we want to address to you, Doc Justin. So, can we flash one question, please? Okay. So, in this time of pandemic, in what ways can you say that social workers are essential? So, since this is our theme, so, talagang ito yung kanilang tinanong. Pero kanina, narinig ko na yun eh. So, maybe Doc Justin can highlight. Oo. Actually, double-sided yun, ano?
the same thing that makes us essential, the same thing na dumadami ang aming ating mga kaaway, no? Halimbawa, nung panahon ng nung SAP, di ba? Social worker ang hinahanap dyan. Pero kapag hindi na umabot yung SAP sa mga dapat pagbigyan, social worker din ang kaaway dyan, di ba? Of course, sa panahon ng disaster, yun ang isang role natin. We are to help sa pagbibigay siguro ng hindi lang ayuda, no, yung tulong, no. Sa panahon ng disaster, di ba, kailangan pa rin natin yung resource provision, no. Importante pa rin yun, no. Hindi naman siya talaga masabi natin dole out, pero yan ang isang role ng ang social worker. Now, ang isang importanteng kaakibat noon ay yung pagbibigay ng psychosocial support. Okay? Kaya lang, medyo delikado ang pagbibigay ng psychosocial support ngayon. Kaya kailangan natin mag-train mabuti kasi minsan, habang nagka-counseling tayo, habang kausap natin yung mga bata, nagkakaroon ng mga triggers, no? Nagkakaroon ng mga pag-alala ng mga bagay na minsan hindi natin kayang i-handle. Okay, so kailangan natin ng mag-train para doon. Okay? Of course, yung sa all over the world, ang nagiging role ngayon sa pandemic ay ang pagtulong sa health, no? Sa health. Kaya tulad ni Ma'am Emmy, no, very important na yun yung mga medical social workers. Pero kung hindi man kayo medical social worker, ay pwede tayong tumulong sa iba't ibang realm, no? Iba't ibang baba, kung local government social worker kayo, kung ano yung mandate ninyo, doon tayo makakatulong, no? So babalik pa rin ako doon sa psychosocial psychological first aid at tempering resource provision. Okay, so thank you, Doc Justin. I think we can entertain another question. DJ Apple? Yes, Miss Emmy, we have another question po. For Miss Angelica Joyce Hernandez. Sir Justin, as a social worker, what are the most challenging experience you had? Well, ito medyo matagal na to, no? Medyo matagal na to. So, naging community organizer ko way back, no? Ngayon, ang naging issue ko doon ay si Mayor nagpagawa ng isang illegal dump site, no, sa isang lugar. At nung una akong bumusita doon, ang una kong dinatnan talaga ay yung mga taga-community ay nasa loob sila ng kulambo kasi malangaw, eh. So, doon sila kumakain sa loob ng kulambo. Okay? So, ang time na yon, nakapag-mobilize kami na sa tulong ng simbahan na stop namin yung pagpasok ng dump trucks, no, doon sa lugar na yon. Kaya lang, laging may nagmamanman sa akin, no? May sumusunod sa akin na van, tapos kinukunan ako ng litrato, ni-intimidate ako. Kaya ang ginagawa ng mga tao nun sa community, pinapalibutan nila ako papunta dun sa sakayan ng jeep. So hindi malaman ngayon ng mga kumukuha ng litrato kung sino ako, although matangkad ako ng konti. Hanggang sa pag nakasakay na ako ng jeep, yun, makakaalis na ako sa lugar na yun. So isa siguro sa mga challenging na experience ko na naharas ako ng ano, ng mga ilang tauhang hindi kalala na tauhan ni Mayor. Yun. Yun na siguro yung isang naalala ko lang ngayon. Okay, thank you so much, Doc Justin. And Miss Amy, meron pa tayong isang question. Yes. Sige po, siguro we can entertain another question. Pero Doc Justin, later ha, you stay with us. So, alam kong marami pang question mamaya. So, sige, sure. We will entertain another one. So, yes, Miss Emmy, yes, nakakatuwa kasi ang dami, inuulan tayo ng comments, inuulan tayo ng papuri. Siyempre, andiyan si Doc Justin, marami silang natutunan. And sabi nga dito, thank you so much for very informative and enlightening insight, Doc Justin, from Bridge. Mula kay Bridget Kampong. Pero ito po muna, Doc Justin, meron po tayong question po from Brent Andal. Sabi po niya, sa tingin niyo po, Dr. Justin,
kaya po ba or posible na magkaroon ng isang social worker kada isang barangay? In this way po, ay mas ma-address po natin agad ang mga concerns ng ating mga kabarangay. Kasi on my own experience, as a barangay kagawad, mukhang kulang na kulang pa po ang ating social workers. Student from SBC, Batangas City. Thank you so much. Okay, stay lang. Ano? Kinakatok kasi unang guard dito. Pero sandali lang, sasagutin ko lang muna yung tanong. No? So sa ngayon nga sa sinabi ko kanina, dahil doon sa Mandanas Rule, mas malaking pondo na ang ibibigay sa local government. No? Now, ang isang experience ko dyan, merong PO dati na sinusuportahan ng World Vision. At yung PO na yon was able to hire social workers. At yung PO na yon ay was run by tricycle drivers, no? Iba hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral, no? Pero nag-hire sila ng tatlong social workers. So imagine that, no? So if you convert that, no, na kung merong pondo ang local government, then it's possible to have one social worker per barangay. Posible 'yon, pero hindi pa sa ngayon, no? Pero sa potential na buhos ng pondo, no, na ilalagay sa local government, I think it will be possible. Okay, Doc. Actually, sa mga tagapakinig po natin ngayon na hindi social worker, mag-isip-isip na po kayo. Kasi alam niyo po, nung pandemic, ang dami pong nawalan ng trabaho. Pero sino po ang hindi nawalan ng trabaho? So ito po ang ating mga social workers. Kaya yung mga estudyante dito na nanood po sa atin ngayon dito, kapit lang po tayo, kahit mahirap po ang online class, itawid po natin ito dahil balang araw kailangan po kayo ng ating mundo. Okay? So salamat po Dr. Justin for all the answers that we have heard from you. Talagang ngayon na ngayon pa lang parang gusto ko nang tumayo at lumipad. Kasi talagang high na high po ako sa mga narinig ko po sa inyo. Okay. Thank you, Doc Justin. So at this point in time, may ipakikilala lang po ako na another partner namin dito sa ating webinar for the second and the highlight of our program. So ito yung pinaka tinatawag natin na main event, di ba, DJ Apple? So tatawagin ko ang ating associate professor sa Trimex Colleges, si Mr. Christian Miranda Ranche, and he is also from the University of the Philippines. So are you there, Sir Christian? Yes, ma'am. So I'm so right. Excited to introduce our next speaker, and I really learned a lot from Dr. Justin's sharing. You know, coming from other college of UP, one of our favorite library spot is the UBCSW City. So dinadayo talaga namin yung library ng social work kasi libreng saksakan at aircon. Ayan. Compare sa amin sa AS at sa EDUC na hindi aircon. But anyway, I'm so excited to introduce to us our next speaker. Alam ko guys na sobrang kilala siya sa field ng social work. And I'm really excited and privileged to introduce her. So our next resource person is a present professorial lecturer in social work at the Philippine Judicial Academy of the Supreme Court of the Philippines. He was formerly professor and chairperson of social work in the College of Social Work and Community Development at the University of the Philippines, Diliman, which he retired in 1999 after 37 years of service. So in 1979, he was a visiting professor of social welfare at the University of Southern California and exchange professor at the School of Social Welfare, University of California in Los Angeles in 1988. Sobrang dami, no? From 1995 to 2007, she was a professorial lecturer in social work at the Kibi International University Takahashi Educational Institution in Okayama, Japan. And she also served as a chairperson of the Board of
social workers for the Philippine Professional Regulation Commission from 2000 to 2003. Ayan, ang dami po, no? Her practice experience includes 8 years as a social worker in the psychiatric department of the Wayne County General Hospital in Eloy, Michigan, USA, and at the Philippine Mental Health Association, working with individuals, families, and groups. Ayan, for her achievements as a social worker education, Professor Mendoza received 2003 Diamond Jubilee Award of the UP chapter of the Pi Kappa Phi, the 99 Outstanding Professional Award in the field of social work of the PRC. Ayan, ang dami po, no? I feel so overwhelmed. And yan, Professor Mendoza received the BA degree in social work from the University of the Philippines in 1957 and the Master of Social Work degree from the University of Michigan in 1960, and which she was a Fulbright scholar. Ayan, she's a member of the Pi Kappa and the Pi Gamma Mu, the International Honor Societies. And this book, the Orange Book, alam ko that most of you guys are familiar with this. This is our dictionary in social work. Now on its third edition has come to be known among social work students, teachers, and practitioners, and referred to by them simply and fondly as the Orange Book. Ayan. Professor Mendoza's other books are Social Work with Group, Social Work Theory and Practice in the Philippines, and Group Treatment, Concepts, Methods, and Techniques. Okay, so without further ado, I'm so privileged to introduce to us Professor Thelma Lee Mendoza. Let's give her a salamat. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ako'y natutuwa na maski na meron tayong pandemic, ay meron ako ng pagkakataong makausap kayo upang magsalita tungkol sa social work. Of course, my favorite subject, I suppose forever. All right. So ang ating topic is supposed to be the philosophical foundation of social work, focusing on principles. Pero siguro, bago ko talakayin yan, gusto ko munang magbigay ng konteksto para mas ma-appreciate natin yung aking magiging focus ngayong hapon. Alright. Kung ang tao may sakit, pupunta sa doktor, di ba? May medical problem. Kung merong legal problem, pupunta sa abogado. Kung spiritual ang problem, pupunta sa religious, sa pare o sa madre. Eh kung yung tao ay hindi magampanan ang kanyang tungkulin sa lipunan, whether as a mother, as an employee, as an employer, whatever. Kasi lahat tayo ay mayroong roles, natawag natin social roles. Okay, what is a role? A role is a position every person occupies in society, from which there are expected behaviors and activities. Yung ginagampanan natin sa lipunan na iba-ibang position. Ako halimbawa ay isang anak, isang ina, isang kapatid, isang empleyado pa rin sapagkat ako'y madalas nabibigyan pa rin ng assignment ng ibang eskwela. Isa rin akong employer dahil meron din akong employee, may kasama sa bahay, okay. Pag ako nagkasakit sa ospital, I am a patient. So lahat yan ay social roles. And when you perform a role, merong opposite na ka-interact mo. Okay, so there is what we call a person-situation interaction. There is always an opposite side of it. Like if I'm a mother, there are my children. If I'm an employer, merong employee, etc. Okay, hindi ko pahabain kasi yung topic ko ngayon actually is a one semester course. So, ang resulta ng roles, yung pagganap mo ng iyong mga tungkulin sa lipunan ay tinatawag nating social functioning.
yung mga gawaing panlipunan na bawat tao ay kailangang gawin. Hindi mo maiiwasan yon. Pero hindi naman lahat ng tao ay may problema sa kanilang sa gawa ng kanilang mga tungkulin. So pagka ganon, hindi yun darating sa atensyon ng social worker. Ngunit alam natin, hindi maiiwasan, laging may tao sa lahat ng lugar, sa lahat ng panahon na may problema o suliraning hindi nila kayang tugunang mag-isa. Kailangan ng outside help. There will always be people at all times, everywhere, with needs and problems beyond their own capacity for solution. At yung mga taong yon ang kailangan tulungan ng mga social worker. Ngayon, obvious yun, hindi ba, na hindi medical ang problema na dapat mong tulungan. Hindi naman legal, hindi naman religious. Pero may mga iba rin tumutulong. Kung minsan madalas akong natatanong, eh ma'am, di ba may mga guidance counselor? Oo, pero ang guidance counselor ba, gagawin yung mga ginagawa ng social worker? Bigyan ko ikaw ng maiksing halimbawa lang para malinaw sa atin yung intindi ng kahal ng pag-intindi ng ibig sabihin ng social function, which is the focus or the job assignment of a social worker. Kung meron ka na isang empleyado, may isa kang kasama sa opisina, halimbawa administrative worker or utility worker, napansin mo na mukha siyang depressed, laging absent, dumarating hindi maayos ang pananamit, ang kanyang katawan, masyadong hindi palakibo, timid, withdrawn, hindi nakikipag-usap. Kakausapin mo siguro, tatanungin mo, may problema ba? Napansin ko parang may problema. So, anong gagawin mo? Kakausapin mo siya at siguro sasabihin niya, okay, meron ako dito palang ibinigay na binigay na PowerPoint, okay? Social functioning as the main concern and focus of social work. So there is the person and there is the situation in which that person is operating. So yung tao, okay, yung empleyado ngayon lang binibigay kong example, merong factor sa kanya bakit siya ganun na napansin mong may problema. So ano yung factors? Merong physical condition, baka meron siyang sakit na hindi niya sinasabi, hindi nadadala sa doktor. Meron siyang maling attitudes, values, lack of knowledge, di ba? She's ignorant of many things. Maybe she did not even finish school. Kulang siya na experiences, etc. Ngayon sa kabila nun, she is a member of a family. Maybe she's married. Maybe she married at a very young age. She was unprepared for marriage. Maybe her husband is unemployed. Maybe she has several children that she can hardly take care of. Maybe there are no resources in the community. The husband is unemployed and has no access to resources. Or even if there is access to resources, the resources are beyond his capacity. All right. So because of that, makikita mo ngayon dun sa empleyado mong babae na meron siyang problema. Yung problema niya, hindi yun pwedeng tugunan ng guidance counselor. Madalas nga yun, tinatanong ko, ma'am, meron daw ng issue tungkol sa counseling at ang paggamit nun sa social work. Well, you know, ang guidance counseling, they do personality testing, they do guidance of students who are preparing for college. You know, they do counseling in school. Pero yung gagawin ng social worker, dito sa binigay ko sa inyong halimbawa ng isang empleyadong obviously na may problema, na problema na sa kanyang pagkatao at problema na sa kanyang sitwasyon, na sa kanyang family, yun ay hindi yun harapin ng guidance counselor, hindi niya trabaho. Yung tayo, tinitingnan natin yung kabuuan ng situation ng tao at titingnan natin kung ano ang ating pwedeng itulong. Yun ang tinatawag nating social functioning problem, ang pagsagawa ng kanyang tungkulin sa lipunan na hindi magawa dahil sa merong problema sa kanyang pagkatao, sa kanyang sitwasyon. Ngayon, kailangan sa social worker malinaw na ang problema ba nasa tao, nasa client, o nasa situation. Kasi kung malinaw, din alam mo kung alin ang i-address mo. Where do you
what do you address? Do you address the person or the situation? There are times naman na kailangan address natin both the person and the situation. So I hope it is clear that social functioning is the main focus, the job assignment of the social worker. So that when we are asked, ano ba talaga, you know, we are very clear. At even right now, we know that many people, akala nila lang social worker, ang trabaho mag-a-assess lang ng eligibility for free hospitalization, for free, you know, services and so on. So I hope that is clear, okay? Now, of course, there are many people, there are many who do not have social functioning problems, so they never come to our attention. But mind the fact that today, poverty, ang kahirapan sa buhay ay isa ang siyang nangungunang problema sa ating bansa. At dahilan dito, karamihan ng tao sa ating lipunan, lalo na ngayon na mayroong pandemic, ay talagang hinaharap ang social functioning problems. Hindi nila magampanan ang kanilang mga tungkulin na inaasahang gampanan dahil sa marami silang roles na kailangang isagawa. Alright? So I hope that's clear. So person, situation, interaction results in social functioning problems, and that is the assignment of the social worker. Now, if that is clear, then siguro, what is social work? Anong foundation ng social work? Bakit ba may social work? So let's go to the next PowerPoint sheet, please. Okay. Very quickly lang, there are two basic foundations of social work. What we call the philosophical foundation and the knowledge foundation. Under the philosophical foundation, we have four items, no? The philosophy of social work, the values of social work, the principles na tatalakayin ko mamaya ng mas mahaba-haba, at saka ethics. Dito sa kabila, knowledge foundation or scientific foundation. Anong pagkakaiba dyan sa philosophical at saka scientific foundations ng social work? Ang philosophical foundation ay paniniwala, paninindigan, hindi kailangan ng ebidensya, hindi kailangan ng prueba. Yung scientific, meron ka ng evidence, meron ka ng prueba, mapapakita mo, ito ang aming ginagawa bate sa kaalaman naming mga ito. Alright? So ang kaalaman yun, three major items fall under this knowledge foundation of social work. Human behavior and the environment, social welfare policies, programs and services, social work practice, which includes the helping process or the problem-solving process in social work, the helping methods, and interventions that are used in helping clients. Kanina, nabanggit ni Dr. Justin, yung ecological environmental practice ngayon ng social work, which is a trend. Kaya alam niyo, dati-dati, mas hanggang ngayon sa board examination, yung one area ng board exam is human behavior and the social environment or HBSE. My own preference is to remove the S, social, and just put it as human behavior and the environment. Mas malawak yung coverage ng environment. It will include both social. Social means really people, di ba? Ang society. And environment will include also physical. Kasi hindi mo na ngayon ma-deny na problema natin ngayon ay ecology, environment, katulad ng climate change, etc. Alright. So babalikan ko, hindi ko ngayon tatalakayin ang scientific knowledge that is for you to take up in 2 years of social work courses. Pero yung philosophical, very quickly lang, i-review ko. What is the philosophy of social work? Ang basic philosophy ng social work is belief in human worth and dignity. Lahat ng tao ay may halaga at may pagkatao. Okay. This belief is associated with democratic theory. Merong assumption tayo na ang tao ay may halaga dahil siya ay nariyan. Because the person exists, therefore,
he has value. He exists, so he has value. Now, if you are Christian or you believe in a creator, you know that you will say that, well, the human being has value because that he has worth and dignity because he was made in the image of God. That's a belief, di ba? But, you know, there are people who do not believe in God because belief in God is faith. Naniniwala kang ang tao ay hawig sa Panginoon, pero sino ba nakakita na ng Panginoon? So it's really faith. Sabi nga nila, for those who believe, no explanation is necessary. For those who do not believe, no explanation is possible. So it's really belief. Okay, so you do not believe in God. You do not believe in God, but can you still believe in human worth and dignity? I think you will, because you cannot deny the human being, only the human being of all creatures is capable of reason, of analysis, and of choice. Tao lang ang may kakayahang mangatwirang reason, mag-analisa, analysis, at magpasya, choice. Okay? Dahilan dyan, maniniwala tayo na ang tao ay may halaga at pagkatao. So that's the philosophical, the basic philosophy of social work. Ngayon, value. The basic value of social work is human self-fulfillment. Kanina binanggit ni Dr. Justin, paulit-ulit kong sinasabi ito, no? Bawat tao ay may kakayahang maging. At kapag siya ay naging, kung ano pa man siya pwede maging, then that person reached the point of self-fulfillment. By the way, self-fulfillment is also called self-realization or self-actualization. Yung maging ka kung ano ka, pwede maging. Alright. Well, pwede maging, ngunit bakit hindi lahat ng tao ay nagiging? Kung pwede naman sila maging, kung ano pa man. Because there are certain factors that prevent them from what we call becoming. No? Every person is capable of becoming, and when they reach that point, they are fulfilled or actualized or self-realized. Because there are factors. Factors could be lack of knowledge, could be ignorance, could be limitations, physical, social, psychological, cultural, and many others that prevent them from self-realization. At yun nga ang trabaho ng social worker, to minimize, if not totally remove, all of those we call hindrances or impediments to self-realization. Now, in addition to the basic value of social work, which is self-fulfillment, meron din tayong ibang values pa. Halimbawa, we value human rights. We value social responsibility. Social responsibility has two edges. One is that every person has a responsibility to do everything he can so that he can have he can achieve well-being, all right? In the same way, society also has a social responsibility to enable its members to realize themselves, to help them so that they can become what they are capable of becoming. There's also the value of equal opportunities and so on, okay? So I hope this is very clear that may obligation both yung tao at ang lipunan, you know, para sa well-being ng tao. Okay. Now, yung pangatlong philosophical foundation, yung principles. Let me just skip that and go to ethics because I'm going to handle principles, more comprehensively in a little while. Ethics. Ethics is the compass that guides social workers in their practice, in their work with people. And ethics involves work not only with clients, it also involves their work with their agency, their co-workers, and with the public. So ano yon? These are the morals and conduct. It involves morals and conduct that are necessary for professional practice. These are ethical
principles and rules that guide your work with people. There are two components of what we call professional ethics. One is the formal ethics, which is embodied in the code of ethics. The other one is the informal, or what is already given. Sabi nga nila, yung understood na hindi na kailangang sabihin pa, hindi na kailangang ituro pa, yun ang ibig nating sabihin ng informal ethics. You know, when you pass the board exam and you take your oath, you have the code of ethics of the professional association. Yung inyong code of ethics, pwedeng i-frame yun eh. Pero doon sa na-frame, ilagay mo sa iyong wall when you are working already as a social worker. Hindi mo makikita yung mga katagang ang social worker ay hindi nag-uwi ng mga material assistance intended for clients. Why? Because that's a given. It's understood that you do not do that. Hindi ba? Parang nakakahiya naman yata kung ilalagay mo pa yun sa ano, sa wall mo, naka-frame pa yun, itong hindi mo dapat gawin. Okay. Now, ano ang sources ng ating pagsunod, whether it is formal or informal ethics? Well, meron tayong mga batas. Merong batas para sa mga government employees, you know. The Civil Service Commission can take a case against you for unethical and unprofessional practice. There is also the Professional Regulatory Commission, the PRC. You can bring to its attention any unethical behavior or action by a social worker that you know about. Kaya lang siyempre may evidence ka. You do not just naman make up stories about somebody. You have to have evidence about this. Now, in addition to that, na malinaw na pwede mong gawin dahil merong formal basis, meron din tayong tinatawag na konsyensya. May conscience, you know what is right and what is wrong. You know, and you do not have to be told. So that's also part of what we call informal system of ethics. All right? So I hope that's clear. Feel free to ask me questions later about that. Now, puntahan ko lang yung principles. Principles of social work. I think we have 7 or 8. Depende ngayon sa pagsulat. Ang iba, meron umaabot ng hanggang 10. Siguro talakayin ko ngayon mga 8. Okay. Number 1, acceptance. Number 2 is individualization. Then there is purposeful expression of feelings. Controlled emotional involvement. Wait, ito pala, nasa ang galing. Okay, what's the 5th? What's the 5th? Number 5, the next one, please. Self-determination, non-judgmental attitude, confidentiality, self-awareness. And I think I have one more. Let's see. Wala na ba yan? 8 plus 8. All right. Okay. So let's go back to the first one. I think I will not want to read this. Maybe this can just be distributed, you know, to our social work students because we don't have that much time. Acceptance, okay? Accepting the client as he is or, you know, as he is or who she is in her own reality. Person with dignity, with strengths and limitations. Ang keyword dito, the keyword, and this is also for those who are going to take the board exams. Ang keyword dito is reality. Nandun yung client, ano pa man siya, whether you like what she's saying, you do not like it, there are negatives, there are positives about the client, whatever your feelings, you think the client is lying, is not being honest about, you know, telling you the story behind her problem, but that is her reality. There are reasons why she is like that or he is like that. So, the keyword for the principle of acceptance is reality. Tanggapin mo yung client na ganoon siya. Okay? Second, individualization. No two persons are alike. So ano ang essence nitong principle na to? Uniqueness.
walang taong pagkatulad. Sabi nga nila, every person is in certain respects like all other persons. Ako ay katulad at lahat ng tao sa mundo, except for some exceptions. Lahat tayo, sampu ang ating daliri. May mata, may tenga. Pero alam natin, may tao rin naman na 11 daliri, di ba? So, individualization means that you respect the differences of people. No two persons are alike. So I repeat that. Ganda kasing sabihin. Every person is in certain ways like all other persons. In certain ways. And every person is in certain ways like some other persons. Like some others, katulad ko ang mga iba riyan. Hindi lahat ay katulad ko. Hindi lahat ng tao ay isang ina. Hindi lahat ng tao ay maputi. Hindi lahat ng tao ay mabait. Hindi lahat ng tao ay lola. You know, hindi lahat ng tao ay nakatapos ng pag-aaral. So not every person is in certain ways like some other persons. But the most important thing we should remember is every person is like no other person. Nag-iisa ako, walang katulad ko. Ibang-iba, ibang pananaw ko sa buhay, ibang aking naging karanasan, you know, etc. Okay? So the essence of the principle of individualization is uniqueness. All right? Okay. Third, the purposeful expression of feelings. When you do social work, we should be guided by the principle of purposeful expression. In other words, yung kliyente, pagkat ini-interview mo, tinatanong mo, may dahilan bakit ka nagtatanong ng ganong katanungan. Okay? Hindi lang basta usyoso ka lang kasi gusto mo lang malaman kung ano. May mga, kasi pagka lang usyoso ka, kung ano-anong itinatanong mo na hindi naman kailangan itanong. So may purpose ang pag-express ng feelings. So that's on the part of the client. Pag meron kang tinatanong, you know, may purpose kung bakit mo tinanong yun, upang makuha mo yung kailangan mo makuha o maintindihan upang matulungan mo siya, upang maintindihan mo ang kanyang kalagayan. Alright? Now, so, purpose is the essence of that third principle. Now, the fourth here, fourth principle is controlled emotional involvement. I think this refers primarily to the social worker. The social worker tries to understand the client's feelings and emotions but does not get emotionally involved in the client's problems, does not over-identify with the client. In other words, kailangan ang social worker ay in control. Hindi maiiwasan na kuminsan may mga kliyenteng gusto natin malambot ang ating kalooban. We like the client. We have some nice feelings. Meron namang ibang client na negative agad. You know, kung minsan nakita mo pa lang parang hindi mo gusto. Parang yung hindi mo na... kung minsan, we are sapagkat sabi nga na sapagkat tayo tao lamang. So hindi mo gusto yung kanyang mukha. Maybe meron tayong transference. The client's face or expression reminds you of somebody in your past na meron kang negative experiences. Kaya nagta-transfer doon yung hostility mo that actually is intended to the other person. Okay. So, you control your emotional involvement. You do not over-identify with the client, even if you have been through the same experience. Okay? So, you are in control always of your emotions. Okay, next. Self-determination. Self-determination means that the client has the right to make his own decisions. Now, of course, may limitation din naman ito. Hindi lahat ng client ay pwedeng magpasya. Merong mga taong walang kakayang magpasya. You have clients who have a mental disability, you know, born or developed na lang at na-acquire. So, hindi nila kayang magpasya. So, tutulungan mo. Ngunit, given the regular situation, you working with the client naman, pwedeng mag-decide. Let the client decide. But you also guide decision making.
siguro yun lang self-determination. Meron din naman tayong dapat isipin doon na sa ating culture, sa Filipino way, hindi sa katulad ng ibang bansa na pag sinabi mong sa client ko, aling nena, ano ho, ano ang decision ninyo sa dami na ninyong inak? Sabi ninyo, ayaw nyo nang madagdagan. Anong gusto nyo ngayon gawin? Sabi ng client, eh ma'am, sabi niya, magpapatali na lang po ako, magpapatali. Decision kayo, sigurado kayo aling nena, dalawa pa lang po ang anak ninyo. So you begin to go into the counseling process. Yun ang sinasabi ko na itong ganitong mga situation, hindi pwede hindi mag-counseling ang social worker. Because you know that in family planning work, you discourage ligation if the client only has 2 children. Di ba? Baka may nangyari na matay pareho, sisisihin ka ng client, kailangan talagang informed decision. So you have to guide the client. Now, however, in other situations naman, may mga nangyayari na sinasabing self-determination is just tokenism. So may mga community organization work, may mga community organizers na pupunta sa meeting ng mga tao sa barangay, meron na siyang agenda, meron na siyang plano kung ano ang gagawing project sa community. So there is no self-determination. Your role is first to listen, to help them assess their situation, to define their problem based on their own perceptions, and you guide the process. You may disagree, but in the end, they make their own decision na hindi token lang na kunwari eh, meron kang ginamit mo yung self-determination, pero ang totoo, ikaw ang nasunod, yung project mo ang isinagawa. So yun ang the self, the border self ha, ng determination, hindi yung social work agent, ang client dyan ang pinag-uusapan. The right and the need of the client to make its own decision. And that's true for a client who is a group, an individual, a family, or a community. Non-judgmental attitude. Ito ang essence dito ay no judgment, no prior judgment. You must understand the client in his own reality. You know, this is so related. Sometimes I just take that as one principle, eh, yung acceptance at non-judgmental. They go together, hindi ba? You actually cannot separate these two principles, 1 and 6. Non-judgmental means that hindi ka naghuhusga sa client. You know, yung concept, gusto ko yung concept ni Dr. Justin, eh, creativity among social workers. Sa akin, yung because ng client kailangan intindihin. I always say, everything has a because. Lahat ng bagay may dahilan. There is always a because. There is always a reason. The clients have motives. They have certain reasons for thinking things this way, making this kind of judgment, taking this kind of action. You may disagree. You may not like it. You may think it's a wrong decision, but you do not pass judgment. You still discuss it. You guide the client towards an understanding of that kind of a plan or decision so that the client probably will realize that that is not the right thing to say or to do or to decide or to act. But you do not judge. Rather, you tell yourself, merong because ito, may dahilan, kaya ganito. So you do not pass judgment. What is the because? What is the reason? You look into that. Okay. Another principle, we call it confidentiality. Information disclosed in the professional relationship is kept confidential. Ano ang essence ng prinsipyong ito? Privacy. It must be kept private. It's between you and the client. Parang ano yan eh, relasyon ng pare at ng nangungumpisa. You do not disclose. The only time that you might discuss this with others is let's say in a peer session, in a employee discussion in your agency, meron kayo ng monthly session where you present case studies, then you might share the information that you have. But you cannot expose, in fact, if possible, you only give the information needed, but you do not give the identity of the client. Kung pwede. Well, of course, if you have the psychologist, you have the doctor or whatever
you know, for them to know who you're talking about, then you may have to give the information, you may have to reveal the identity of the client, but you are also assuming that the other people in the room, you know, are also practicing the principle of confidentiality. In fact, I would expect this from all professionals, that everybody knows confidentiality is a principle that all professionals should observe. Okay. Then self-awareness. Self-awareness primarily is concerned with the worker. The social worker should know herself. She should be aware of herself, and she should use herself consciously, deliberately for the good of the client, never for her own good. She must know her strengths, her limitations. The social worker should know her values, her preferences, her biases, her prejudices. Of course, we have this. We're human, di ba? Meron din tayong mga biases and prejudices. Meron tayong mga gusto, meron tayong ayaw. Ngunit you should be very careful that this do not come into the helping relationship. You must examine yourself and you must exercise self-discipline. Know your own values. You know, you might, minsan ayaw natin ng mga unwed mothers. Some social workers do not like homosexuals. They do not like drunks or drug addicts. Of course, we do not like drug addicts. But, you know, this should not come into the dislike for drug addicts. Should not color your helping relationship with the client. Illegitimate children. You know, maybe because somewhere in your own background, meron ganyang problema, kaya na-shape yung sarili mong attitudes towards these particular individuals or groups. So we have to have awareness and practice self-discipline, all right? Then I would put as probably my last principle here, client-worker relationship. The relationship between the client and worker should be professional throughout the helping relationship. Now, we know that the helping relationship goes through a series of steps. 5 steps, in fact. Assessment, planning, intervention or action, evaluation, and termination. Throughout these steps, which is what is contained within the so-called helping relationship, the worker should apply, should practice her philosophy, her values, her principles, and her ethics. Hindi yung sa umpisa lang when you are just doing intake or you are just interviewing the client. It should be observed throughout the helping relationship. And the professional, the helping relationship should be meaningful, may kahulugan, may meaning why you are in that. It should be controlled, it should be purposive. May dahilan kung bakit ka naroon. May dahilan kung bakit ka tumutulong. Okay? At saka, meron din ang dapat malinaw na expectations from both sides. In fact, for some time already, in practice, in social practice, the concept of contracting with the client has been, you know, quite popular. What is that? It's a contract. In other words, pwede mong isulat o pwedeng verbal lang, meron kayong agreement ng contract, ng client. Anong expectations from the client, you expect the client to observe the rules that you have set for yourself. You expect the client to come, you know, and be present and not come only at will. You expect the client to show respect for the worker. You expect the client to, you know, to cooperate, you know, in the work that is being done. And what are also the expectations from the worker? The worker should also write down what the client can expect from her. So yung malinaw that the client-worker relationship is professional throughout the helping process. Okay? So yun ang aking masasabi tungkol sa philosophical foundation of social work. I hope that we will observe this throughout. Yung knowledge foundation that would be
well, that should be taken up, you know, more comprehensively, kasi maraming nilalaman yun. And mind you, yung tatlong yan ang areas ng board exams. Okay? Talagang paghahandaan ninyo at iintindihin mabuti ano yung knowledge foundation. Okay, siguro tatapusin ko doon at pababayaan ko kayong magtanong because I can be here all day talking about these things. So, salamat. Professor Telma Lee Mendoza, partner Christian. Yes, na-inspired ka na bang mag-social work? Yes, ma'am. Kasi nililigawan ka naming mag-social work. Kasi ikaw ay, ang puso mo ay nasa social work profession. So, alam kong maraming tanong ang ating mga manunood sa ating panauhin. Ano po? Dahil sila po ay talagang naghanda para dito, siguro di na natin patatagalin at nang masagot po ni Professor Telma Lee Mendoza yung kanila pong mga tanong. Sir Christian? Oo nga po. So, dadako na po tayo sa ating question and answer. Maari lamang po nating i-flash yung mga questions na please answered po ng ating mga participants. Kasama po ito ng ating registration. So, ma'am, sobrang ang dami ko pong natutunan sa discussion ni Ma'am Telma Lee. Sobrang idolo po namin sa SWD. Sobrang taas ang pagkakita namin. Eh, kahit sa DSWD, may mga orange book po kami doon na gamit. Ayan. Yeah. And ako, share ko lang po, sobrang... Sobrang saya ko na nakikita ko si Miss Telma Lee Mendoza. Dati-dati sa orange book ko lang nahahawakan si Ma'am Telma Lee Mendoza. Pero ngayon, nakikita ko na siya ng malapitan. Yes, talagang siyang siya po yan ang nasa ating harapan. Hindi po tayo nananaginip that we have here with us the godmother of social work. So, sige po, siguro habang hindi ma-flash yung question, baka meron tayo sa chat box na question? Oo nga. Yes, meron po tayong question, Sir Christian and Miss Emmy. Ito po question for Professor Miss Telma Lee Mendoza. What is your advice for those who will take the board exam for this year? From Miss Hintjilu. Miss Angelou. Ayun. So, ang advice ko to those who will take the board exam this year is prepare. Prepare. Hindi ba? Mag-review kayo ng mabuti, magbasa, mag-aral ulit, balikan yung mga naituro sa inyo, at huwag matakot. Kasi when I was on the board, nakita ko na maraming examinees na nadadala ng takot na nagda-drop out on the second day because akala nila masama yung kanilang performance the previous day, so they give up. So, you know, why give up? Tapusin mo na dahil malalaman, you know, give up ka, whether you give up on the first day or on the third day, you know, you if you fail, they will not know that you gave up on the first day. Malay mo, baka naman maswertihan mo if you do not give up, pumasa ka, hindi ba? So anong natanong ko, anong advice? Be prepared. Mag-aral lang mabuti. Hindi na, hindi man. Yun din ang advice ko sa mga nag-aaral pa ngayon na hindi pa kukuha ng board exam. You know, do not take the attitude, social work lang. Meron ako kasi narinig na gano'n sa ibang estudyante, social work lang. Aba, kukuha ka ng board exam unless you know you do not want to really go into social work, you do not really care for a license, baka naman sa call center lang naman ang gusto mo, hindi ba? So, hindi ka na kailangan mag-aral, magbasa ng mabuti. Pero ngayon po, while you are schooling,
I think try to learn all that you can. That is the best preparation for the board exam and the best preparation for actual practice. Di ba? Okay. Mahaba ko sumagot, kaya. Very well said, Rian. So thank you so much, Ms. Thelma Lee Mendoza. Sabi nga ni Ms. Jorraine Natalie Gernade, confidence is key and confidence is attained through preparation. A battle is half won in preparation. Sorry, hindi ko na po masyado. Tama-tama po, ma'am. Ma'am, meron pa pong isang katanungan mula po kay Ms. Marani Saa. How important the social workers are? How important? Naku. Opo, ma'am. Sa akin, ang social workers ay critical ang role sa society. Sipin lang ninyo, think of the man-made and natural disasters. Whether it's typhoon, earthquake, typhoon, earthquakes, volcanic eruptions, or man-made, yung mga problema sa Mindanao, refugees, di ba? Mga conflict situations. Sino bang nandyan? Sino bang unang tumutulong sa mga tao? Mga abogado ba? Doktor ba ang pumapasok kung wala namang may sakit o kailangan gamutin o dinugo? Di ba? Sino ang social workers ang pumapasok ang unang-unang dumarating dyan? So social workers to me are indispensable in any situation. Because there will always be people at all times, everywhere, with needs and problems that they cannot solve without outside help. Yun ang sagot ko doon. Wow. Very well said, di ba, Ma'am Emmy? Yes, alam mo talagang sa ulo ko yung sinabi ni Prof. Thelma Lee Mendoza. Kasi yan ang una kong tanong sa mga estudyante ko. Why is there a need for the social work profession in this day and age? Ayun po ang sagot, mga estudyante. Okay? So, ito may maganda akong nabasang tanong po dito. Siguro paki-flash po, Kuya Jason, kung naandyan. So, dahil pinag-usapan po natin, ito, ayan. So, dahil nga sa kasama po natin ang author ng Orange Book. Ano po? So, Prof. Thelma Lee, they are asking, what inspires you to write the Orange Book? Oh my goodness. Napakasimple yung sagutin yan. Kasi nag-umpisa akong magturo sa UP noong 1962. Lecturer lang ako. I was working at the Philippine Mental Health Association full-time. So, sa gabi sa master's program, sa MSW program, nagtuturo ako. Ang ginagamit ng libro, puro galing abroad. Puro, walang author na local, puro doon. And you know, hanggang when did I first write? The first edition of that book was, I think, 1980s, the first edition. So for many years, from 1962, almost 20 years na ginagamit naming references through foreign materials, di ba? And so I thought I would write my own book based also on my own practice and on my own experiences and experiences both as a practitioner and as educator. And ang maganda kasi meron sa UP ng sabbatical leave. So you can apply for a sabbatical leave for 1 year. And since I have been with UP more than at the time, kasi ngayon, I think 8 years lang na full-time faculty ka, pwede ka na mag-apply if eligible based on other requirements, you can apply for a sabbatical leave. So I decided I would write that book. So I did. And yun, ang first book on social. In fact, until now, I think that's the, with the group workbook, I think those are the only two textbooks in malaming references na written by other people. But yan lang ang alam kong textbook. So I would encourage other people to write textbooks. Siguro po pag-iisipan namin yan, Prof. Thelma Lee, no? Coming from inspiration that we are getting from you right now. Actually, kung naalala natin yung ating Ubuntu, we are, I am because we are. Actually, ang ating pinofocus po dito is yung ating indigenous learnings, materials. So, kaya nagpapasalamat po kami kaya Prof. Thelma Lee for coming up with the social workbooks. Kasi nung nag-aaral po ako, puro hardbound from US.
So medyo Americanized, and we are not from the Western world. So talagang ito po ay malaki ang naitutulong po sa amin. Okay, I think Sir Christian and DJ Apple, we have a very nice question here about ethics. So ang tanong po dito, babasahin ko na po, Sir Christian. Okay, have you ever been faced an ethical conflict in your experience as a social worker, and how did you handle the situation? Yes, ethics means the right and wrong, hindi ba? Principles that guide us in our practice. Ang naaalala ko isang simple situation when I was working at the Philippine Mental Health Association. Merong eligibility requirement doon na kailangan ang client, ang family should be earning, even, you know, I was in PMHA early 1960s. Okay, tagal na, no? And meron doon ang baba ng hindi ko na maalala kung magkano, that the family should not have an income more than this. Okay, so hindi ko na maalala. Halimbawa, sabi mo, 1,000 pesos a month. Okay? 1,000 pesos a month. Pero walang, yeah, well, nung araw, ganun. You know, that's what. That's 60 years ago. Or 50 years, more than 50 years ago. So, 1,000 a month. If you have 5 children, your wife and your mother or your brother and sister, they're all living with you. You know, how can you live on 1,000 a month? Pero kailangan pag 1,000, ano na, sorry, how presenting. Pag more than 1,000 a month ang income sa family, hindi ka na pwedeng eligible for the service of Philippine Mental Health Association. Kasi noon, yung clients will come for some emotional problems. Basta more than 1,000 a month, hindi ka pwedeng matanggap. At least you should go to St. Luke Psychiatric Department and so on. And what happened there was I disobeyed. Hindi ko sinunod ang management. You know, and nalaman and umabot sa management, sa executive director, yung ginawa ko. And I was admonished. Medyo ako pinagalitan, sinabon. Sabi nga, in a way of speaking, pinagalitan, sinabon. Dahil mali yung ginawa ko, I should at all times obey, follow the policy of the agency. So yung conflict ko, I thought that I favored the client kasi ang feeling ko, paano naman kung 1,000 hindi na pwede? Eh, ang dami nila sa pamilya, di ba? So how can you expect a family na 1,000 pesos, eh, sapat na ba yan na mabuhay yung pamilya? At hindi na sila eligible for service dahil akala nila malaki na yung halagang yan. Pwede na sila sa private hospital. So I was admonished and, you know, to me, parang ako, I was for the client. For the client. So that was my one experience I never forget. Kasi napagalitan ako, one of those rare times na pinagalitan ako. Kasi akala ko mahal ako na executive director. Pinagalitan ako talaga. But oh, by the way, let me continue that. After that, I advocated for a change of policy. To me, that's a very important role also of the social worker. You not stop there. You do not just follow. If you think that an agency policy or rule has to be changed because of the client's need for a change, you should advocate. That's very important. Okay. Yes, so thank you, Prof. Actually, ito yung may nakita ko sa chat box na isa na, are we advocate of change? So ito na po yung sagot dun sa isang tanong sa chat box. Meron po ditong isang tanong that maybe also Dr. Justin here can answer, since this is about the academe. So, okay. So sige po, maybe both can answer for this kasi during this time of pandemic, isa po ito sa mga ating concern as social workers. So let me read. So what particular innovations are done by social workers right now to be able to cope up with the new normal as well as to keep up with the time to respond effectively to so many problems which are most likely related to and or halted by COVID? So, anyone can answer po? Dr. Justin Bai still there? He may want to answer that kasi it involves creativity.
Yeah, still here. Actually, parang related to dun sa isang ano natin last the other day na yung tungkol sa innovations. Well, ang na-share ko kanina, no, yung isang innovation na nagawa, limbawa, yung sa PGH, di ba? Meron silang telekamusta. So all over the world pala, yun ang naging common technology ngayon, ano, yung telehealth ang tawag nila. So lalo na sa Western context, they give much importance dun sa rights ng social workers na hindi sila maapekto ng COVID. So online talaga sila. Dito naman sa atin sa Pilipinas, blended kasi, no? May nagre-report sa office, tapos meron din namang remote. So that's the first innovation, no? Natutunan natin na yung COVID-19 na makapag-relate sa kliyente, kasi totoo rin naman sa school to, di ba? Remote tayo maski sa study, no? Bawal muna yung face-to-face. Ganun din sa ano, sa social work. Now, yung isang example namin sa CSWCB, meron kasing, kung alam nyo yung ugnayan ng pahinungod sa Diliman, ito ay isang volunteer system, a volunteer program ng UP Diliman, no? And ng buong UP, pahinungod ang tawag. I suppose na meron ding volunteer program sa ibang schools, no? Baka sa Trimex meron din. Pero in our case, sa UP, pahinungod na yun. So, yung aming kasamahan, ang director ngayon ay si Professor Joyce Caragay, and then tinulungan siya ni Dr. Joy Ma Reyes, no? Nagbuo sila ng isang program na humingi sila ng volunteers para magbigay ng online first psychological first aid. So kahit na na-train na yung iba sa amin, ako mismo umatenda ko doon, nag-training kami yung first batch, no? So siguro matutuwa kayo dito, no? Ang tawag namin sa humihingi ng tulong, seeker. Tapos to avoid yun nga, yung mga triggers, email lang kami sumasagot. Okay, and we also practice the community resilience model, no? Halimbawa, i-assure mo yung seeker dun sa kanyang strengths, no? O bakit ba ganun ang kanya nararamdaman sa panahon na yon? Pero ang sagutan nyo lang ay sa pamamagitan ng email. Isang venue yon. Yung iba naman, pwedeng through phone, no? Siguro narinig nyo na yung United Registered Social Workers. Narinig nyo na ba yun, no? So, isang innovation din yon, no? Na binuo nila Dr. Sanchez at iba pang member ng NASWAY, ang NASWAY Association ng mga teachers, no? So, nagtuturo ng social work. Tapos, nagbibigay din sila ng psychosocial first aid sa pamamagitan ng telephone, texting, at saka email din siguro, no? I'm not sure, no? Ngayon, ang isang innovation na in-explore namin sa UP, yung mga estudyante namin sa field instruction, hinild namin dun sa dalawang lugar na yon, sa United Social Work Registered Workers at saka sa pahinungod. So yun ang kanilang, dun sila nag-field. So ang kanilang field, another innovation would be online FI. I'm sure yun din na-experience ng Trimex, no? Yun, so those are the some of the innovations na involve ang mga social workers this pandemic. Okay, so thank you, Doc Justin. Actually, this leads me to a follow-up question. Since we are in the academe and you are currently the program chair for social work, so ito po ay isang tanong for the academe. So many people in the academe are challenged by the pandemic. The shift that happened from classroom setup to online classes really changed the way things are being taught. What advice can you give to both social work teachers and students regarding this matter? Okay. Ma'am Telma, ako na po ba sasagot? Sa work, go ahead. Sunod ako. Sige po. So, una muna ako.
of course, isang binavalue natin ngayon ay yung mental health, no? Both ng teacher at ng student. So, I'm sure we have already learned of the synchronous and asynchronous approaches, no? So, minsan magkikita tayo at pwede rin naman na asynchronous, ibibigay mo na yung mga readings mo, no? Parang pinned system, no? Tapos, pag nagkita kayo, discussion na lang. Nung una, sa UPI, minimize yung mga pagkikita kasi nakaka-stress yung ano eh. Una, iba may Zoom fatigue na. Pangalawa, nakaka-stress yung hindi ka maka-connect sa internet tapos nagsisimula na yung klase, ikaw hindi ka maka-connect. No? So, at yung iba, hindi makasubmit na kanilang requirements dahil walang connectivity. Yun ang mga ilang challenges, no? Siguro ang isang ano kulang natin sa social work education ngayon, yung field trip, di ba? Yun ang nami-miss ng mga estudyante, hindi sila makapunta sa field. Yung mismong field instruction, hindi maka-report sa agency, hindi makipamuhay sa mga ano no, kasamahan natin may hirap. Ang isang pwedeng gawin natin ay dahil nasa Zoom naman tayo ngayon, ano, invite natin sila sa Zoom, no, yung mga ibang ilang practitioners at ilang mga taga-community na magsalita sa mga klase natin. Para meron pa rin engagement ang ating mga students, no, sa mga sa sectors, iba't ibang sectors, persons with disabilities, no, sa informal sector, sa mga magsasaka, pwede natin silang invite sa ating mga klase. Siguro yun ang isang pamamaraan muna sa ngayon na pwede natin gawin. No? And maganda rin isa yung participation through forums at saka chat room. Kung meron kayong, pwede natin gawin venue ang Facebook, gawin natin yung chat room para sa discussion ng mga issues sa social work, no? So, imbis na nagchichismisan lang tayo sa Facebook, pwede rin natin gamitin minsan yun na venue for discussion. Siguro yun munang dalawang yun. No? Marami pa, pero kulang oras natin. Okay. So, yeah, actually, Thelma. Dami pa pong tanong. Ayun, si Yes po. Yes po. Yung lang akong idadagdag. I appreciate and I like very much the ideas in-express ni Dr. Justine dahil ako yung nagturo ng napakatagal na panahon at ang pagtuturo ko ay nangyari lahat sa face-to-face interaction. Parang sa loob-loob ko lang ngayon, salamat at walang pandemic, walang naging ganyang problema nung panahon kong ako yung nagtuturo na kailangan mag-online. Dahil number one, hindi ako marunong mag-online, hindi ako magaling gumamit ng mga social media. I am an IT challenged person. Okay? Number two, having been in social work practice, especially micro social work practice, talagang ako direct face-to-face problem solving with clients. Okay? At hanggang ngayon, parang nahihirapan akong intindihin. Paano bang nagtuturo ang isang teacher na biging talagang napaka-effective na ganyan ang, you know, situation na hindi mo nakakausap talaga ang estudyante, iba eh, talagang iba. At lalong-lalo na sa field instruction. Wala sila sa field. Hindi sila nandoon sa communities. Wala, you know, all of this, pag iniisip ko, Diyos ko, ano kaya ang effects nito sa future social workers who are studying during this time of the pandemic. If you are just a first year student, maybe okay kasi pagdating ng next year, 2022, baka wala ng pandemic. So pagdating ng nag-major ka na in social work, face to face na at may field instruction ka na, talagang sa field ka na, di ba? Pero yung online, nahihirapan ako talagang mag-appreciate paano ba ang mangyayari sa mga estudyante na piniprepare natin for direct practice with people. Alam mo yung naiisip ko? Parang abogado ka, nag-aral ka, hindi ka malang nakapasok ng courtroom.
may mga abogadong nakagraduate at nag, you know, hindi ko alam na hindi malang nakapasok ng courtroom, hindi nila nakita kung anong nangyari sa loob ng korte. So para bang kung ikaw social work student or students, hindi mo talaga naranasan yung face-to-face helping relationship with people. Pero I appreciate all the efforts that are being done ngayon by faculty and I think also by students, you know, to cope with the situation. What can we do? We have no choice. So you make the best of the situation. Ganun lang. Yes, actually, Prof, may sasabihin si Sir Christian, ano po, mag-enroll na daw siya ng social work. Sir Christian, asan ka ba? Nandito po ako, ma'am. Ayan. Nakaka-relate po ako dun sa sinabi ni Dr. Justin, no? Kasi po yung dati pong director ng Pahinungod ay aking pong professor, si Dr. Grace Agilig Dalisay. Ayan, tapos po yung amin pong meron pong psych serve, diba? Doon po sa aming department sa psychology. So, I think na partner po 'yon. Ito po yung URSW, diba? Sobrang laki pong tulong din. So, may isa pa po atang question na marami pong questions actually and we are so overwhelmed and we are very grateful for having these questions. Gusto po sana talaga naming sagutin, kaya lang po limited po yung ating time. And I'm hoping, Ma'am Emmy, can we ask our RTs to provide an avenue kung paano sila kukontakin somehow? Question po ba sila? Yes po, baka po pwede po kami mag-send po sa inyo ng questions. Would it be okay with you, our dear guest? Emails, okay. For me. Thank you very much po. Very much, ma'am. And Doc Justin? Ayun. So, nag-send na po si Doc Justin ng email niya. Okay, take note, guys. So, you can send your questions directly to our guest speakers. So, they will be glad to answer all your questions. As in, flooded po tayo ng question. Sa tingin ko, hindi kasha po yung ating time para po ma-entertain lahat. So talagang feel natin na tayo po talaga ay may silbi sa ating lipunan. Kaya dapat po ay ating paghandaan ang ating mga ang ating trabaho bilang isang social worker. So I think siguro, Sir Christian, inspirational words or parting message from our guests. So ito po yung gusto nating marinig at this time, no? So alam kong marami nang nai-inspire, pero bago po natin sila bitawan, kasi kung po pwede lang, lagi natin silang kasama dahil ang dami-dami nating natututunan sa kanila, pero we don't have the luxury of time. So any final words or message to our 340 participants who are still with us today and on Facebook, no? So we have a lot of viewers also in Facebook. So can we ask for your words po? Doc Justin first? Sige, ako muna. Siguro share ko lang, no, na kapag binuklat niyo yung PhD thesis ko, eh, may kita kayong picture doon, no? Yun ay picture ni Thomas Walls. Si Thomas Walls ay isang social worker and social work educator sa Iowa. Sobrang kakaibang kanyang pag-iisip. Nag-hire siya una ng isang ex-convict para maging social work professor. Pangalawa, nag-hire siya ng isang mentally challenged na person, no, para magkaroon ng, at hinire niya sa kanyang shop, no, na gumagawa sila ng furniture. And later on, nagkaroon ng coffee shop. Okay, so during the after a few months na interview ko siya, namatay si Professor Walls due to cancer, no. Kaya lang natutunan ko sa kanya na ang tawag kasi sa kanya the Maverick Professor. So ang natutunan ko kay Professor Thomas Walls was parang yung kinuot ko kanina na galing kay TLM, no. Sa kanya kasi walang kung gusto mong gawin to, you just imagine it and be creative and do it. No,
tulad ng ginawa ni TLM, na hindi siya sumunod, di ba? Meron siyang hindi sinunod for the sake of the client. Siguro ganun din tayo, no? In the future, let's be creative and let's work for our clients and of course for our country. Yun lang. Thank you. Ma'am Telma? Okay. Alam nyo, nung ako yung nag-desisyon na maging social worker, wala akong mga ini-imagine o nagkaroon ng delusion na I'm going to change society. Alam ko na mayroong mga ibang gano'n na yung advocacy nila ang lalaki para mabago ang lipunan. Wala akong gano'n. Ang pangarap ko nung ako'y bata pa ay makagraduate ng college, magtrabaho sa social worker, maging mahusay na social worker upang kumita ng sapat upang magkaroon ng maganda namang quality of life. Hindi upang baguhin ang society. Ngunit later on, in my adult years, na-realize ko na pag meron ka naman ng okay ng quality of life, hindi naman pwedeng sarili mo na lang ang iyong iniisip. Kailangan meron ka rin naman ginagawa para sa lipunan, para sa ikabubuti ng bansa. At naging guide ko din naman yung katagang sinabi ni Jose Rizal. I have here on my desktop that I hope you will allow me to quote. Sabi ni Dr. Jose Rizal ng 1891, "Don't you realize that it is a useless life which is not consecrated to a great idea? It is a stone wasted in the fields without becoming a part of any edifice. Our beloved, though yagit na bansa, Philippines, is the edifice to which each of us must also put a stone. So if each one of us will put a stone, I think we can help build that edifice." Yun lang. Bawat isa sa atin in our own small ways, makakatulong. Siguro tapat. Ano sapat na yun na inspirasyon? Okay? So salamat. Alright, so marami po tayong natutunan. Marami pong salamat sa ating magagaling na resource person at sa ating pong mga experience. Talaga, sobrang natutuwa po ako, no? Ikaw ba, Ma'am Emmy at DJ Apple, marami po ba kayong natutunan sa ating webinar? Marami po. Sobrang dami ko pong natutunan, lalo't na sa first year pa lang po ako. So, sa mga lessons na binibigay po ng aming teacher sa Orange Book, sa lahat-lahat, dagdag kaalaman po yun para sa isang kagaya ko po na first. At ako naman, partner Sir Christian, bilang isang social work educator, mas marami pa akong mai-impart ngayon sa ating mga students ng social work. At sa totoo lang, napakaraming iniisip ko ngayon kung ano pa yung mga po pwede nating gawin. So, siguro po medyo overtime na tayo kahit gusto pa natin, pero kailangan po nating siguro bigay na po natin ang pagkakataon na po ito to thank our dear speakers. So, Sir Christian and DJ Apple. Okay. So, ngayon po ay dadako na po tayo sa awarding of our certificates. Meron po ba tayong naka-flash? Ayan. So, we would like to read the certificate. Ayan. Certificate of Appreciation is awarded to Dr. Justin Francis Leon D. Nicolas for his support and valuable contribution as a resource speaker during World Social Work Day 2021 symposium with the theme "Social Workers Are Essential." Ayan, held on March 28, 2021 via Zoom at Trimex Colleges, Binyan City, Laguna. Given this, okay, so ayan, signed Rito Camigna, Doctor of Education, Vice President for Academic and Student Affairs. So thank you very much, Dr. Justin, for your for greeting us with your presence. So for the next certificate, ayan, Ma'am Emmy will read the citation. Sorry, sir, medyo malabo po yung screen ko. okay. Will you do the honor, please?
Thank you. So, Certificate of Appreciation is awarded to Professor Telmali Mendoza for her instinct, support, distinct support, and valuable contribution as a resource speaker during World Social Work Day 2021 symposium with the theme Social Workers Are Essentials. Ayan. Via Zoom at Trimex Colleges, Binil City, Laguna. Given this 28th day of March 2021, signed Dr. Rito Camigla, Vice President for Academic and Student Affairs. Ayan, maraming pong salamat. Can we give a hand our godmother, Professor Telmali Mendoza? Ayan, palakpakan po natin si ma'am. And with our reactions, ayan po, click niyo po yung reactions. Thank you. Ayan, yes. Siguro, bago natin makalimutan, ano po, since this is a historic event, so I'm sure gustong-gusto po ng mga participants natin to have a picture with our dear guest. So, can we request the participants to please turn on your open your camera for our picture taking. Ayan, for our picture taking, maybe our tech, yan. Our technical will be... Ayan. Okay, ang gaganda natin. Ayan. Ayan, so pagkakataon nyo na po ito para magkaroon ng souvenir kay Prof. Telmali Mendoza and Dr. Justin. Okay. Camera namin. Ayan. Sige po. Okay, so ang ating mga camera. So ilang pages po ito? Having 4 pages, ha? 14 pages pa po. Ang dami. Wow. Yung iba nasa field pa, no? Ayan. Yes. At this moment, we would like to thank everyone who participated in this webinar. All our sponsors, ayan. Yes. Mga organizers, mga social workers, students. Disable lang aming camera. Okay, so meron pong nagsasabi na disabled po yung camera. MIS department, can we ask for an access of the camera so they can open their videos? But please, participants, kindly mute your audio na lang po, okay? So we can have a nice picture taking. So okay na po ba? Ayan. Okay na po? Ayan na po. Pakisabi na lang po kung go na, ha? Tech team. Okay. So, smile po tayo. Okay. Next slide. Ayan, ang dami natin. Okay. Huwag po tayong mga ngalay ngumiti. Because this is our month. Happy Social Work Month. Okay, smile. Medyo marami, 14 slides po ito. Okay, nasaan na po yung mga nagpipicture? Anong number na po tayo? Nasa kalahati na po ako. Okay, so steady lang po kayo sa camera para ma-capture po yung inyong smile. At medyo madami-dami pa po ito. Maganda po ng ngiti ng ating mga social workers, no? Hindi lamang po mga social workers, student ang nandito, kundi po yung iba pong practitioners, di ba po, ma'am? Yes, actually, meron po dito from other fields na sa tingin ko, dahil sa mga narinig nila sa ating mga piling panauhin, ay talagang mag-iisip na po sila to take up social work. Palapit-lapit po kayo dito sa amin. Andito po kami sa City of Binian, the City of Light. So,
Miss Emmy, Sir Christian, mayroon lang po akong isa-shout out. Yes, habang nagpipicture ako, yes, shout out po tayo. Shout out lang, Annalyn, Ofo, Dipatuan na Jeep ng Marawi City, kay Uni Dekida ng CPU Iloilo, kay Donna Gaurano. And from Universidad de Santa Isabel, Naga City. Happy afternoon mga faculty students and also Miss Maria Teresa Javier, Dean Social Worker. Good afternoon and also hi and hello din kay Miss Elena RSW, teacher po namin siya sa SWP1. Hi and hello. Josephine Manner, Ate Arlen Juliet Rivero. Hi and hello. Miss Jovita Mane. Hi and hello. Okay. Alam ko marami pang nagpapa-shout out. Kaya lang overtime na tayo. Okay. So, talagang damang-daba natin that we social workers are essential. So, siguro po I will change my hat from being a host for this webinar. I am now taking my hat as program chair of the Social Work Department of Trimex Colleges. Okay, so for my message to our dear speakers and our participants. Ma'am Emmy? Yes. Palakpakan naman po natin si Ma'am Emmy. Sobrang ang dami pong sacrifices ni Ma'am Emmy for this event to happen. So guys, can we give her an applause? Ayan, sobrang nagpapasalamat po kami on behalf of the students and faculty of social work. Sobrang nagpapasalamat po kami, Ma'am Emmy. Thank you very much po. Without you, this event will not be possible. Ayan. Okay. Yeah. So let me read my closing message. Okay. So to our distinguished guests and resource speakers, Professor Thelma Lee Mendoza and Dr. Justin Francis Leon V. Nicolas, the management team, faculty members, and students of Trimex Colleges, the more than 350 participants who are present here today in Zoom and in Facebook Live from the schools in Luzon, Visayas, and Mindanao, municipal, city, and provincial social welfare offices, the DSWD Central Office, friends and colleagues, a very empowering afternoon. In behalf of the Social Work Department, the Social Work Students Organization, especially our three students in the person of Maribel Biato, Eunice Onelia, and Reina Almasora, and with the supervision of their ever energetic professor on social work practice seminar, Dr. Roseline Arnigo, who did all the hard work of bringing today in our webinar our icons in social work education, Professor Thelma Lee Mendoza and Dr. Justin Francis Leon V. Nicolas. We wish to express our heartfelt gratitude to each and everyone who are present here today in this very historic webinar and concluding celebration of Social Work Month. With the numbers that we have, we can feel that we are not alone in this battle that we are facing in this trying time of pandemic. Indeed, social workers are essential. Being a social worker is not an easy task. As we always hear, we either make or break a life of our client. It is important that our professional practice is grounded with solid and philosophical knowledge foundation of social work. As a neophyte in the Social Work Academe, Trimex Colleges, Social Work Department in particular, have been more inspired and motivated to produce quality social workers who will share in the noble task of addressing the various ills of this world. Thank you very much, most especially
to the management of Trimex Colleges for the opportunity that you have given to us. To Dr. Rito Camigla, the Vice President for Academic Affairs of Trimex Colleges, and our Chief Operating Officer, Ma'am Rachel Cruz. We thank you, everyone, for being part of this celebration. Happy Social Work Month! Mabuhay ang mga manggagawang panlipunan! Ayan! So palakpakan po natin ang ating pinakamagandang chairperson ng Social Work Department, Professor Emmy Caramay, India. From Philippine Women's University. Ayan! Ang unang-unang social work schools. Maraming salamat. And sa lahat po ng mga nag-participate, sobrang maraming salamat from the bottom of our heart. Yes, maraming salamat. At sa lahat ng school, again, sa lahat po rin ng mga organizations, maraming salamat po sa inyong lahat. Yes. Okay, siguro reminder lang, Sir Christian, no po, meron po silang evaluation form na sana po ay kanilang masagutan. Kasi we will really value your comments and suggestions for us to come up with more series of webinars like this. So many are saying here sa FB Live, pwede daw na po ba tayo mag-CPD units? Kasi hinihingian po nila tayo ng CPD units. Siguro pa patuturo kami kay Prof. Justin ano po, kung paano po ito gagawin. At saka kay Prof. Thelma Lee. So, ang dami po talagang gusto sumali dito. But of course, naghahabol din ng CPD units po yung iba. So, this is something we will consider. So, special mention ko pala po ang NASWAY. National Association in Social Work Education, NASWAY, no? So, very soon, kami po ay mag-a-apply na sa inyo as NASWAY member kasi kami po ay bago pa lang na School of Social Work dito sa Binian. So, we have been here for 3 years pa lang. Pero, we are taking this bold step of really promoting social work because we know social work are essential at kailangan po natin marami pang i-train na maging social workers in the future. So, thank you everyone! Thank you to our dear guests and God bless everyone! Thank you very much, guys! Wala po ng Pate Josephine Manny. Yan kay Miss Yami, thank you, Miss Clara Bueta, Jason Tibayan, Ate Nena Navarro, and kay Ate Teresita Laksamana. Thank you very much. Congratulations po sa lahat. Yes, congrats everyone. Mr. Weiner, thank you. Yeah, congrats. Bye. Thank you very much, Dr. Justine and Prof. Thelmany. Till we meet again. Yes, till we meet again. Lalong-lalo na yes. Po mga social workers sa banda at sa buong mundo. Binabati ko po kayong lahat ng Happy Social Work Month. Nagpapasalamat po kami para po sa taos-pusong paglilingkod niyo po para sa bayan. Nais ko rin pong magpasalamat sa aming mga professors sa Trimex Colleges sa paggabay at pagsuporta po sa aming mga aspiring social work students. Diba po talaga magmahal ang isang social worker. Maraming salamat po. Happy Social Work Month! Ayan, magandang araw po. TJ Jamay Mayweather ng 87.9 FM. Isa rin pong estudyante ng Bachelor of Science in Social Work. Eh, gusto ko pong bumati sa lahat po ng mga social workers sa buong mundo po, sa buong Pilipinas po. At ito po ang araw nyo sa aming LGU Head, ang CSWD at sa aking mga professor ng social work. Maligayang araw po ng manggagawang panlipunan. Ito po ang araw nyo, enjoy nyo po. God bless po, mabuhay po kayong lahat at kayo po ang aming inspirasyon para magpatuloy po sa aming pag-aaral. Mabuhay. God bless. Isang pasasalamat sa mga social workers na nagsilbing frontliners ngayong panahon ng pandemya. Naway, ipagpatuloy niyo po ang inyong dedikasyon at puso sa inyong profesyon. At sana ipalagi po tayong ligtas at malakas. Happy Social Work Month! Happy Social Workers Month sa lahat po ng social worker, especially po sa aking boss, kay Mang Olay,
Sir Job, kay Ma'am Jen, kay Ma'am Glad, kay Ma'am Juliet, sa aking mga guro, social worker, kay Ma'am Emmy, Ma'am Rose, at si Ma'am Des, Ma'am Elena, Happy Social Workers Month sa inyo lahat. God bless mo. Good evening. Thank you to all my wonderful social workers. All the social workers actually deserve all my very applause as well as my very gratitude for all the selfless as well as for all the work you all are actually doing. So very unconditionally. Thank you for your unconditionally love to serve people and also for all their amazing work. We want to acknowledge our awesome social workers who have helped us get through this pandemic. Thank you all for making a difference in the lives of others, and thank you for all your hard work. To all social workers, I would like to greet you a happy social work day. We salute you and to all your efforts, especially during this time of pandemic. To all my social work professors, thank you for the knowledge given to us. I am very grateful to be your student. And happy Social Works Month. Thank you. Good evening. This is a short message for all our teachers in social work climate BN. We are very thankful and appreciative for all of the learnings, the help and guidance you've been giving us. You will serve as our inspiration till we reach our dreams. Thank you and God bless. Dreams and sacrifices of our social workers are truly important. Our heartfelt gratitude. All social worker teachers, thank you for teaching us. We appreciate you all. Thank you. I love you. Hi everyone. In the celebration of Social Work Month, I would like to express my appreciation and gratitude for all the hard work that you've been doing every single time for creating awareness to our society. But despite of this pandemic, you are all out there risking your lives and helping. Dear teachers, you've been so much more than a teacher for us, and you've been our mentor, our guide, and our support. And I know that your job is stressful, the hours are long, but you are always kind and understanding. And I want you to know, teachers, that I am grateful to have been taught by such an admirable person at sa aming pangalawang magulang. Teachers, love you po at maraming salamat po sa lahat ng kabutihan at aral na ibinigay po ninyo para sa amin. Thank you sa mga messages. So, University of La Salle, University of Cagayan Valley, Universidad de Santa Isabel, Naga City, and also yan, Trimex Colleges, and United School of Science, Technology, St. Paul University, Batanga, St. Mary Magdalene College of Laguna, Siliman University, and Public Philippine Medical Center, Davao City. Marami nung nagmamahal. Okay, marami pa tayong shout-out, Sir Christian. Nakikita mo ba yung mga nagpapa-shout-out? Pwede ba natin silang batiin? Yes, ma'am. Ang dami-dami pa po dito. Ayan. Shout out po Medical Social Workers of Universidad. Ayan, ang dami-dami. Mother Seton Hospital, Edna Padua Perez, Pangasinan State University. Ayan. May naalala ko sa PSU. Taga dyan po yung ex ko. Wow. Ganon. Okay. Philippines. Ayan. Southern Philippines Medical Center, Davao. Ang dami-dami pa po. Marawi City, Lasal, Ozamis. Sobrang dami-dami. Occidental Mindoro State College. Ayan, sobrang dami po. At ang taga DSWD, ang mga local government workers natin. So we would like to acknowledge you. Salamat po sa lahat ng mga kamatid. Okay, and thank you for all the appreciations and congratulations. So again, Mabel Biato, shout out.
Eunice Onela and Reina Almasora, thank you sa inyong lahat. You know, we really appreciate all the hard work that you did. So, ito po ay utang namin po sa inyo. Kung hindi po dahil po sa inyong tatlo, wala po si Prof. Telma Lee Mendoza at si Dean Justin po sa ating webinar. At kaya talagang nagpapasalamat po kami sa inyong pagpapagal para po ang maisakatuparan ang webinar na ito na I think this was planned a year ago, but because of the pandemic, ngayon lang po talaga natin na isakatuparan. At i-mention ko na rin ang bawat miyembro ng ating Social Work at Your Service Students Organization na talaga naman pong nag-contribute para po maisakatuparan ang ating webinar po na ito. So maraming salamat po sa inyong mga pag-assist po sa amin. So, may nagpapa-shoutout pa ba? Ayan. Meron pa po dito. May nakita ko, Charissa Garcia, former student, university, student, ano yun? Sorry, gumalaw. Ayan, taga Ilocos North, Ilocos Sur, ayan. Okay, University of Northern Philippines. Hi, Charissa. Okay, currently staff of Provincial Disaster Risk Reduction Management Council. What your RM? Oh, sige, hanggat nandito sila, shout out natin sila. Si G Balana yan dati. G Balana. Mga disaster response. Alam din natin na. Okay, eto pa daw, Sir Christian. Pantawid Pamilya. San Jose Occidental, Mindoro. Sir Christian, may mahina yung ano mo, yung volume mo, Sir Christian, nahina po. Oo, teka ha, basahin pa natin to. Hanggat nandito pa sila, actually marami pa tayong kasama dahil inaantay nila ang shout out nila. Shout out. Ayan, yes. Ang ano, ang dami. Sige, DJ. Okay, ayan. So nagkakasabay tayo, pasensya na po. Miss Ashley Pumbaya, hi po, Pamilya Medical Center College. Currently social work student. Okay. Aha, ano pa yung nakita ko dito? Medyo natatabunan eh. Ang bilis, ang dami. Ito, shout out Jovel Criza Magat Ondap, garnering top 8 during the licensure social work examination last February 10 to 12, 2021 from San Agustin Institute of Technology, Valencia City, Bukidnon. So, congratulations, Miss Criza Magat Ondap, for a job well done. Okay, congratulations. Who else is here? Nessa Bilcagas, ma'am, from Gingoog City School, Christ the King College. Okay. And si Werner, ayan, kumakaway sa'yo, Miss Emmy. Hindi ko na makita, ang dami pa kasing nasa screen. Kumakaway sa'yo. And si Charissa, si Charissa na nanonood sa atin. Hi, Charissa. Okay, sino pa ba? Nakaret ka ba? Okay, syempre, mga estudyante ng ating Trimex Colleges, BSBA, shout out, Ate Teresita Bautista, who else? Sino pa yung nakikita ko dito? Charissa Anginsod Garcia. Hi and hello. Okay. Ayan, ang dami pa, no? So, sa lahat po ng mga natitira pa dito, isa shout out namin kayo lahat. Maraming salamat po. You know who okay. You are. Okay. Wherever you are there. Ayan. Ayan, sabi ko. Teka, may nakita pa ako. All caps, eh. Talaga nagpapabati po ito. Yeah. Belen B. Francisco Foundation Incorporated from Daraga, Albay. O, di ba? Okay. Ang layo ng narating ng ating webinar. Si Miss Yami Suarez. Shout out kay Ate Teresita Bautista. Being supportive sa lahat ng kaganapan, may it be in academics and extracurricular activities. Okay, yes, so ang dami pa. Fans ni Ate Teresita, no? Sobrang ang dami niyang fans. Pwede nang umano, kumandidato sa 2022 elections. Ayan. Oh, eto pa daw. Talaga kasi naka-caps lock eh. Kailangan natin basahin to. Social Work Department in La Salle University, Ozamis! O, di ba? Hindi pa ako nakarating dyan. Ang layo na.
Okay. Pero nakakating yung webinar natin hanggang doon, Miss Amy. Nationwide po ito. Live coverage kanina, di ba? So, talagang nakarating si Trimex Colleges sa bawat sulok ng Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Okay, teka, tingnan natin. You can also invite yung mga kakilala po natin na mag-enroll po sa ating social work program. Ayan, we will take this opportunity na rin para i-invite kayo. Sa murang-murang halaga lang po ay makakatapos na po kayo ng social work with a quality education. Ayan, and with very promising faculty members. Ayan, yes! Mabait ang mga prof. Diba? Na mga students. Ayan. Okay. So, mag-enroll lang po kayo. Kontakin nyo lang po si Ma'am Amy for admissions. Kahit saan po kayo sa Pilipinas, fully online po kami. Magagaling po yung mga faculty, magagaling po yung mga students. Ayan. Pwede so, siguro silang mag-ano, Sir Christian, no? Pwede silang mag-PM sa Trimex Colleges FB page. Yes. Yes, so meron tayong FB page, Trimex Colleges. We also have our own FB page, Trimex Colleges Social Work Department. So, dun sa mga nag-register, I know, nakita nyo na po yung aming page. So, we are featuring the many faces of social work. So, we interviewed mga social workers in the field. So, if you want to be featured also, let us know and we will feature you po sa ating social work page. Okay, may nakita pa ako dito eh. South Bay Montessori School and Colleges, Santa Cruz Laguna College of Social Work. And Gingoog City School, Christ the King College. Aha. Ayan, so hi and hello kay Talita. Here, oo. Ate, yes, eto, hindi ko ito palalampas eh. Naka-caps lock din. At since webinar 1, nandito po sila. Ang St. Mary Magdalene College in Calambas City and the Occidental Mindoro State College in Mindoro po iyon. So talagang 3 webinars, hindi nila kami iniwan, talagang nandito po sila. So thank you. Thank you, Prof. Larry Labrador. And Prof. Panganiban. Okay. Ang aking mga kapwa program chair sa Social Work Department. Okay. Social Work Department in... Sorry kung paano... kung mali ang aking pronunciation. Jamatul. Ay, wala. Jamiatul, Philippines. Ay, ikaw na. Jamia. Ayan, ma'am. Sa mga pasok. Papasok, nawawala eh. Apply na po kayo sa amin, sa DSWD. Ayan. Ayan. Sa local government na po pala. Kay Mayor. So nakita na, nakinig naman tayo kay sinabi ni Doc Justin, maraming pondo ang LGU. Kaya matapos na po kayo mag-social work. We need more social workers. Okay, oh, ito, may nakita ko. Ito yung natanda ko kanina eh. Midsayap, Notre Dame of Midsayap College, the first Notre Dame school in Asia. Wow. Okay, oh, diba? Sige. So, yung mga nandiyan pa po, sige po, shout out po tayo kasi para mabati po natin lahat. Ayan, shout out sa St. Mary Magdalene ulit. Ayan, oo. Ayan, especially kay Miss Annie Tangtangan. Ayan, practitioner po siya ng DRRM from Lili Laguna, LG. Okay. Congrats, Press Clara and Vice President Miami Suarez. Ito yung dalawang anghel ko. Salamat. Shout out SOCI Review Center, Lucban, Quezon. Ayan. Welcome din po kayo na invite kami as reviewers. Joke lang po. Si Sir Christian is part of a very prominent review team. Under ka rin ni Carl Balita, right? Ni Prof. Carl Balita? Yes, ma'am. Marami, ma'am, actually. Oo, marami. So, just let us know kung gusto niyo po. Okay. And you can have also, ma'am, sa Trimex. Ayan. Yes, of course. Tugigaraw. People from Tugigaraw. Shout out po. Hello daw po sa inyo. Damiatul po. Assalamualaikum po sa ating mga
kababayan at kaibigan na Muslim. Yeah, from Marawi City. We love you, Marawi. Aha. Ayan, so wala na yata nagpa-shoutout. Natapos na po kaya ating shoutout. Napagod sila. Kami po kaya. Batiin ko lang po yung ano, teacher ko po, si Miss Rose Marinento, si Ma'am Elaine Santos, si Ma'am Des Garino. Hi and hello po. Oh, isama na natin yung ating social work professors ulit. Ulitin natin, ano? Si Dr. Rosalyn Arnigo, si Miss Janet Rubis, si Miss Ellen Rose Nolasco, and isama na rin natin si Miss Rodessa Penetrante and si Miss Estrella Galia, at syempre ang ating pinagkakapitagan, Mr. Christian Miranda Ranche. Okay, and also shout out and thank you to Sir James Vincent of the MIS Department. So for really being with us for the 3 webinars that we had. So thank you very much. Thank you very much, guys. I hope you have a great week ahead. Oh, meron pa daw Ramon Magsaysay Memorial Colleges Marble Incorporated. Ano yan, ma'am? Napuntahan ko na yan sa Balis. Wow. Sana makarating tayo sa mga school nila, no? Sana yes. Pwede na mag-field trip after some time. Teka. Aha. So, meron pa po ba, DJ Apple? Sa yes, ating ma'am. Si Alvi Aparis ng San Agustin Institute of Technology, Valencia, and Bukidnon Social Work Department. Ayan sila. Okay. Aninya Jessa Haliares. Okay, sige. Evelyn Velasco, hi and hello, pahapon lang po. May sinin si Miss Yami. Ayan si Jacqueline Jumalon, no ma'am. Humalon, okay. Ayun. BSSW from, third year student from Iligan Medical Center College. Okay. Ang dami nating naging bisita, no? So, thank you very much. Sige po, o baka may gusto pa magpabate habang nandito pa po tayo sa Zoom. Ito, Ayan, Mayflor Amarga, Blessy Keinho, at Marites Gunday, marami pong salamat. Coronadal City, South Cotabato, maraming din pong salamat. Ayan, mga taga Coronadal. Okay. Ayan, sa ano pala to, no? Marbel pala siya. So, sa Coronadal, South Cotabato. Ayan, malapit okay. Po sa Japan. Ang lalayo, di ba? Lalayo, ma'am. Sobrang ano po ng reach natin, no? Kahit so, nandito lang ako sa upuan ko, feeling ko naglakbay ako sa ano eh, buong Pilipinas. Di ba? Very much, guys. I think, ma'am, wala na, ma'am. Oh, wala na po. Okay, wala na pong hahabol. So, thank you, everyone. Have a blessed Palm Sunday because we are now starting the Holy Week. So I guess the week to come will be a blessed one for us. No, so it's our time to have a break with the Lord and to share in His passion and death. Para pagdating po ng Sunday, we are all resurrected, energized to continue with the mission that has bestowed to us. No, ito ako ay naniniwala, ang pagiging social worker ay hindi dahil gusto mo lamang. It's because you are called and you are chosen to serve humanity. Ayan. Okay, naku, hay na ako, Sir Christian, talaga. Congratulations sa lahat. Especially Super Clara. Shout out din naman kay Kuya Jason Tibayan for the very sweet technical assistance. Okay. Super Clara, thank you for the AVP. Pinaiyak mo na naman ako. Kung hindi na po yun yung una kong nirecord, nasira kasi yung code ko ayaw mag-export. Okay. So, very touching already. So, thank you, yun ang napanood ko ay
sobrang tago sa puso. Eh, syempre, thank you din sa aking partners, si DJ Applechan and Mr. Christian Miranda Ranche. Palakpakan natin sila talaga. Galing, mas gumanda. Tatlo naging ano, naging host. Galing. Oo, oh, saling ket-ket lang ako eh. Galing nyo akong tatlo eh. Galing nga, ma'am. Solid. Galing po. Bigla akong nasalang. Wala sa bala. Alam mo yung ano, ma'am. Ma'am Emmy, alam mo yung kabado-kabado ko kanina, ha? Tapos, kasi nakabukas na yung camera ko. Ah, hindi hindi nagsasalita si DJ. Yung pala may problema sa PC niya. Okay. Kaya talaga nagsalita na ako. Parang o, ano, kasi siyempre, Miss Tia, Justin, nagkaroon ako ng LTM na hindi inaasahan sa sobrang hata. Pero at least, lahat naman na tagumpayan, okay naman po lahat. Oo. Actually, yan ang Tatak Social Worker. No? The show must go on. Kahit anong mangyari, hindi po pwedeng uulong tayo sa laban. Okay? Hey, na, ma'am, naghang yung PC ko, hindi ko mailabas yung question. Okay lang. So, okay lang yan. Nakita pa rin nila. Werner! Pa-shout out po sa maganda at mabait naming prof, Ma'am Emmy India. We love you. Ay, ako ba yun? Oo, salamat sa inyo. So, pagdasal nyo ako, mako-confine na ako mamaya kasi tomorrow will be my regular monitoring so for my cancer. So, after this, go na po ako sa hospital. So, ngingiti ako ng masaya kahit masakit po yung tusok mamaya. Masaya po ako magpapahinga mamaya. So, thank you very much. Ang dami mong anak na nagdadasal sa'yo. Thank you very much sa inyong lahat. Okay. Ako ang lumiagam niya. Ayan, ma'am, pag-ready ka ng assistance, ma'am, open po ang DSWD. Naku, salamat po sa inyong mga well wishes and prayers. Okay, so how I wish we could be together. Ma'am Rose, Balianos, hi. Ayan, Ma'am Rose, thank you. Sige po. Dami, Ma'am Rose. Hello po. Ma'am Rose, hello po, Ma'am Rose, Ma'am Elena. Ma'am Elena. Ayan, mahina daw signal ni Ma'am Rose. Dokay Nigo, hello po. Dokay Nigo. Miss you, Ma'am Nigo. Doksi, magpakita ka na, Dok. We want to see you. Miss you, Doksi. April, April. Magkabuyaw. May pasok pa po. Shoutout ko lang, Sir Boyet. Ayan, kay La Coach Ed, kay La Miss Aaron Gonzalez, kay La Miss MJ. Yes. Hanggat nasa Zoom tayo, marerecord po ito. So, mapapanood pa rin nila yung recorded. Yeah, thank you very much, guys. Guys, walang pasok ha. Social work statistics, di na tayo magkaklase. Pahinga muna kayo, sabi ni Sir Christian. Yay! Ah, thank you, sir. Pero may exam ha, online. Yay, sir. Thank you, sir. Pahinga, ma. Thank you, sir. Management nyo. Ang ganda naman ng damit ni Doksi. Ang ganda, Doksi. Sana kanina pa yan nakita. Doksi XL. XL po ako. Thank you so much po. Testing lang po. Sample lang. Ang tagal na to, medyo kumukupas na nga siya. Si Miss Amy, medium. Akin po XL. Oo, medium. Magawa na tayo. Actually, Sir Christian, eto na po yung sunod natin, no? Since marami tayong naging attendees, o ipopromote na natin ang ating social work merchandise. So, inspired by the Kwelang Social Worker. So, kami po ay imine-mentor ng Kwelang Social Worker. Ano po? Si Mr. Roble, no? So, kung kilala ng mga social workers po na nandito, si KSW. So, isa po sa aming mithiin ay magkaroon din ng social work merchandise. So, para mas dumami pa yung ating promotional materials. Yes, sir. Support po kami dyan, ma'am. Oo. Siyempre, ang una support dyan, bibili kayo. Pangalawa, mag-aalok kayo. Okay. Ako order ko lang sa kanila, ma'am. Di bale, iba pa yung atin. Ah, so, sige. We are starting with face mask. Sino ba may face mask dito? Clara, do you have your face mask there?
Pakita nga natin yung face mask mo. Total, marami pa tayong participants who are here. So, sino ang, sige, bring me a social work face mask. Di, may po, James, si ma'am. Hindi, wala, joke lang. Yeah, sana makita nila, no, kasi may mga design. So, thank you for all Kay Ma'am Rose Arrigo. Ay po, ma'am. Ayun. Ayan si Werner. So, ito po yung isa naming design. Ayan. Okay. Ayan. So, i-launch po natin ang ating mga design sa ating College of Social Work, Trimex College's Social Work Department FB page. So, para if you wish to have face mask na may mga ganung design, so just let us know, send us a message, and also like our YouTube videos. So ganito pala feeling DJ Apple kapag nagdi-DJ, no? First time ko to ginawa sa buhay ko, so parang gusto ko pa ulit. Diba? Ma'am, sabi ko sa inyo, bagay sa inyo eh. Ah, ganun ba? Kaya lang medyo grounded talaga yung ano ko eh. Grounded kanina yung laptop ko. Sorry ah, medyo... Ano yung face mask? Ang ganda no face mask ni Miss Black. Ayan, ang ganda-ganda. So, I hope you guys can order from us. Sana kanina natin pinakita pala yan, no? Kasi we have no plan of promoting it. Kaya lang, since we still have friends here who are here with us. So, promote natin yan. So, yan. So, that would be our next project. Ano po? Puso? May puso pong pinakikita ni Miss AJ at Miss Clara. Ayun. Okay. So, yan. Sige. So, very generous yan si Clara kasi binigyan niya kami lahat ng face mask. So, thank you very much. Thank you, Clara. Dapat ipadala na natin yung mga Sir Christian. Sa akin na Doxil. Padala natin ang ating mga professors. O, saan ba namin ipapadala yan? I-chat nyo lang po kami ng inyong mga address so we can ship it via LBC or JTNT, kung ano yung mas convenient. Baka sa susunod, nasa Lazada and Shopee na rin po tayo. Diba? Ayan. So, salamat sa mga model natin dito. Okay. Sir James Vincent, okay pa tayo? Good pa po. Ah, sige, as long as gusto nating magkwentuhan pa, no? So, sige po. Baka may mga gusto pa kayong i-plug, batiin, habang nandito po tayo sa Zoom. Madami pa rin tayo, no? 26. Okay. Sige, Sir Christian, noted po ito. Hindi ko na babasahin, ha? Thank you, guys. I have to exit na po. Opo. Actually, I also need to prepare my things papuntang hospital. So, thank you guys. Thank you everyone. Thank you, Sir Christian. Shout out kina Arlene, Nubayan. Thank you. Ingat po lahat. Start na po ng Enhanced Community Quarantine for NCR Bubble Plus starting later, 12:01 in the morning until April 4. So, have a blessed week and Lenten season. Let's stay with our family and keep safe, guys. Keep safe, thank everyone. You. Thank you, April. Thank you. Okay. Bye. Ma'am, pay nyo ka po muna. Later. Gusto ko lang kayong makita hanggang sa mawala na tayo sa Zoom. Thank you. Thank you po, Sir James. Sir James, thank you po. Sir James Vincent, thank you. Oo nga eh. Yung mga nandito pa, picture tayo. Miss Janet Rubis, ikaw ba itong Janet? Doc Seal, picture tayo. Andito pa ba si Doc? Parang meron pa din, no? Yes po, ma'am. Nandito pa po. Doc!
Okay. Sino po tayo? Sino pa yung mga nandito? Sige. Para picture-picture tayo. Open your video, your camera. Sir James, okay, so, open daw yung cam. Michael, Miko. Ma'am Ellen. Ma'am Elena. Hi, Ma'am Ellen. Hi, Ma'am Ellen. Oh, si Miss Maribel, Arlene, Bayan, Honey, Aniana, Janet. Ayan, if you have your... Ayan. Ay, ang cute ni EJ. Etong ati future social worker. Ah. Okay, where is Miss Eds? Miss Eds Elano. Okay, oh, picture tayo. Okay, kayo na po mag-picture, ha? Okay. The rest sana meron din. Okay, bye! Bye! Ayan. Masaya. Okay, thank you, everyone. Ang baby ni Ma'am Ellen, no? Sayang na wala na si Sir Christian. Hi, Ma'am Elena! Ayan ang kanyang pamangkin. So, magiging social worker. Uy, magkasama pala kayo. O, diba? Sige po. Hi, Doctor! Hello! Miss you po. Miss you too. Sige. Ay, meron pa palang ano. Okay. Kita bang siya? Good afternoon. Okay. May nakikita pa ako nagko-connect. Ayaw pa umuwi. Okay, babay na po. Sige po. So, bye everyone. Sir Vincent. Okay na po tayo. So, we Roslyn Arnigo, babay po. Next time. Okay. Sir Vincent, thank you. Yung nahingi po ng link ng ano po, nandito po. Ah, Sir, may nahingi pa po ng link. Okay, sige po. Apo, kaya ma'am, siguro ito sila nakaka-access. Evaluation po. Okay. Yun po, ma. Pa-resent na lang po, sino kaya meron dito? Evaluation, ayan. Guys. Pa-resent, natabunan na po yung ating link ng evaluation form. Okay. Ayan, ma'am, marami pang nahingi po. Okay. Sige po, sige. Ah, siguro we will also post the evaluation link. Pwede ba? Is it possible to post it in our page? Pwede rin po ba yun? Para kahit makat na po tayo dito, meron pa po tayong way to access the evaluation form. Pumos pa, sige po. Post okay. So, thank you po sa mga nandito pa. Si... Sir James, Charissa Aginsod, Annie Salvador, Maribel Fornis, Jessa Matro, dalawa yung Maribel Fornis, Arlene Ubayan, Marvin Jake, hindi ko mabasa yung complete name, Quintos, Lara, Edna, Jacqueline, Romeo, and Carissa Diasma, and Rizane Joy. Okay, thank you. Nandiyan na po yung link, ma'am. Yes. Opo, nakita na. Oo, nasa chat na po. So, thank you everyone. Good job. Sir James, ikaw pala yan. Nagpakita ka rin. Salamat ng marami, Sir James. Nagpakita na si Sir James. Sir picture. Pero picture. Sir, kanina wala. Okay. Ah, pinakita po niya yung ano, mask niya. Ah, kasi may Trimex mask. Sige, i-market din natin yan. Okay, so, hello sa iyong katabi dyan, Werner, si Mr. Michael Pangilinan. Oo, showbiz ang pangalan yun eh. Michael Pangilinan. Ma'am, nanood din po sila, ma'am. Siyempre, siyempre. So, magsa-social work na yan. Tingnan mo. Keep ka na ng course. Kinoconvince ko nga mo.
Dika naman ako. Okay, picture. Smile. Tama ka na sa picture, Michael. Nakarada. Oh my, ganon. Ako din. Sige. Toxil, ikaw din. Ayan, ang cute. Sir Jameson daw. Asa na, asa na. Ayan. Sir James, ikaw rin. Sir James. Okay, one, ayan, two, three. Pogi pala ni Sir James eh. Ayan, okay. Sige. So, let's call it a day. Thank you very much. Bye-bye. Salamat po. Ma'am, pahinga na po. Ah, yes. Talaga magpapahinga ako hanggang bukas. Kaya magpapa-admit ako para makapagpahinga lang. Shout out, Ate Ali Salvador. Nanonood sa atin. Ang ganda. Ah, diba? May shout out. Parang ayaw na natin maghiwalay. Thank you, Jay Apo. Love you. Hindi makakatulog na tayo. Yes, yes, kahit paano makakatulog na, pero may another chapter po ito. Pagdasal nyo po yun. So, pagdasal nyo po because we need a brave heart. Then, okay. Pahinga na. Thank you! Sige, bye-bye na po tayo ha. Sige. Pwede na ako, ma'am. Oo, pwede. Mag-leave na rin po ako kasi I have to pack up my things for the hospital. So, thank you. Ang ganda ni Ate Annie Salvador. Shout out. Ate Annie. Bye. Sir James. Congrats po. Thank you. Is that our na, Sir James? Salamat. Please, please kita. Leave na ako ha. Permission to leave. Bye-bye. Bye-bye po. I love you guys. Love you all. Love you all. Love you, ma. Love you all.